balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. EZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio. Alas 5:33 ng umaga. Kasabay ng sikat ng araw. Hindi magpapaiwan. Unang-una sa balitaan. Buena manong balita. Pagputok ng balita. Buena mano sa Super Radio. Buena manong balita. Kasama si Orly Trinidad. Hindi pa huli. Hindi pa aawan. Balita ang walang iwanan. Paghibay sa isyu ng bayan na hindi matatawaran. Buena manong balita. Hindi ka maiiwan. Unang-una ka sa balita. Buena manong balita. Araw ho ngayon ng Miyerkules, mga kapuso, at 3 sa buwan ng Abril, taong 2024. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Metro and Mega Manila. Sa ating mga kababayan, sa iba't ibang panig po ng bansa, iba't ibang panig po ng daigdig, ito po ang benaman ng mga balita. Ako po ang inyong kapuso, Orly Trinidad. Atin ahong pasadahan ang mga headlines ng ating benamanong mga balita. Ang publiko, pinaiiwas muna ng Task Force El Nino sa paggamit ng mga shower at bidet upang makatipid sa tubig. Department of Health, nagbabala sa posibleng paglaganap ng kuto ngayong tag-init. 2 bayan naman sa Marinduque, sinilalim sa state of calamity dahil po yan sa pagdami ho ng kaso ng rabies or rabies. Face-to-face classes sa Pasay City din ang panglugar sa bansa. Suspendido ngayong araw dahil sa inaasahang mainit na panahon, ilang paaralan, nag-adjust naman ang oras ng klase. Benamanong balita. Estados Unidos, Australia, Japan at Pilipinas planong magsagawa ng anti-submarine drills sa South China Sea, rule of law kalayaan sa paglalayag ng South China Sea. Binigyan din naman ni U.S. President Joe Biden at sa pakikipag-usap kay Chinese President Xi Jinping. At 16 na mga Pilipino pasok ko sa World's Billionaires List ng Forbes ngayong 2024. Dating Senator Manny Villar, nananatiling pinakamayamang Pilipino. Benamanong balita. Alas 5:35 na ng umaga, sa detalyo ng ating benamanong mga balita. Gumamit muna ng balde at tabo sa madaling salita, batsalita, batab, batya at tabo.
sa halip po na shower sa inyo pong paliligo. Yan ang isa sa mga hakbang na nirekomenda ng Task Force El Nino upang makatipid ng tubig ngayong pong matinding taginit. Ayon kay Assistant Secretary Joey Villarama, takapagsalita ng Task Force El Nino, na patunayan naman na kayang maligo ng isang tao gamit lang ang isang baldiho ng tubig. Makatitipid din naman na sa tubig ang minsanang pag-flush ng inidoro, lalo na kung jumingle lang naman at hindi masyado hong masama pa ho ang amoy. Pinaiwasin ng publiko sa paggamit po ng bidet at sa halip ay magtabo na lamang, mga kapuso. Buena manong balita! Hindi po masama hong gumawa ho tayo ngayon ng mga programa o gawain para po makapagtipid po ng tubig. Nagbabala ang Department of Health hinggil naman sa paglaganap ng kuto ngayong taginit. Ayon sa Department of Health, wala sa ligo ang hawaan ng kuto kundi sa hiraman po ng mga gamit. Gustong-gusto mo ng kutong tumira at pangitlogan ng mainit na buhok at yung pinapawisan pong anit o balat sa ating pong ulo, mga kapuso. Buena manong balita! Samantala, sinilalim po sa state of calamity ang mga bayan po ng Buac at Benavista sa Marinduque dahil po sa pagdami ng kaso ng rabies o rabies. Ayon kay Dr. Josue Victoria, ang provincial veterinary ng Marinduque, 2 taon na ho ang nasasawi dahil sa rabies sa kanilang lalawigan. Nagsimula umunong dumami ang mga asong gala sa kanilang probinsya noong pandemic ng pakawalan ng maraming aso dahil hindi na mapakain ang kanilang mga amo. Tiniyak naman ni Victoria na may sapat pa ho silang mga anti-rabies vaccine para sa mga tao at nagsasagawa na rin sila ng mass vaccination para sa mga aso ho at pusa. Buena manong balita! Mahal pa naman ang anti-rabies na yan, mga kapuso. Ngayon yata, may 5,000 na ho yung isang vial po niyan. Pero isang vial, pag binuksan ho yun, kaya pong maipang-injection sa 3 o hanggang 4 tao. Sa harap naman ng inaasahang mainit na panahon, mga kapuso, suspendido ang face-to-face klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod po ng Pasay ngayong araw, Abril 3. Pero hinihikayat pa rin po ang alternative learning modality. Sa Dabotas naman, adjusted ang pasok sa mga pampublikong paaralan. Walang klase sa public school mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. Alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga ang pasok kapag morning session. At 2 p.m. hanggang 6 p.m. ang afternoon session sa elementarya. At 2 p.m. hanggang 7 p.m. ang afternoon session sa high school. So iwas ho yung mula alas 11 ho ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ang matindi pong init. Sa lungsod naman po ng Malabon, automatikong suspendido ang face-to-face classes kapag umabot na ho ng 42 degrees Celsius ang heat index. Blended learning ang ipatutupad kapag 41 degrees Celsius naman ang heat index, mga kapuso. Ito ho sa mga lalawigan. Sa Region 1, preschool to high school, public and private. Sa Santa Barbara, Pangasinan hanggang April 5, Banawag, Pangasinan hanggang April 4, suspendido ang face-to-face classes ngayong araw pong ito. Sa Region 3, lahat po ng antas, both public and private, sa San Fernando, Pampanga. Sa Region 6, Iloilo City, lahat po ng antas sa paaralan nasa jurisdiction na po ng lungsod. Ang private school naman at kolehiyo, kabilang ang graduate classes o graduate school classes, ay maaaring magpatuloy ng face-to-face classes depende sa desisyon ng school heads at mga administrator. Gayun din po sa Isabela, sa Negros Occidental, all level, wala pong face-to-face classes ngayon pong araw na ito. Sa Region 7 naman, sa Central Visayas, sa Talisay City, sa Cebu, ang public schools hanggang April 14 pa nga, ipinaubayan naman sa mga school heads ang desisyon sa mga pampribadong paaralan. Sa Region 12, preschool to high school, both public and private, General Santos City, hanggang Biyernes po sila, April 5, panghapon pasok lamang sa Tantangan, Banga at Parumulok, South Cotabato hanggang April 15 ang wala o merong suspension ng face-to-face. At ang afternoon classes sa 2P South Cotabato bukod sa mga paaralan sa Barangay Masong at Cablon na hanggang April 12 po sila doon walang face-to-face classes. Lahat naman ng antas sa public and private, lahat po nito ang Sarangani Province hanggang April 19 at Sultan Kudarat hanggang April 15. Napakahaba hong face-to-face klase suspension po doon. Ilang lokal na pamahalaan naman sa Tarlac ang nag-anunsyo po ng suspension ng klase dahil sa power interruption
na dinudulot naman ang maintenance work ng Tarlac Electric Cooperative Incorporated 1. Kabilang dyan ang mga bayan po ng Mayantok, Gerona, La Paz, Bamban, Santa Ignacia, Camiling, Capaz at Paniqui sa Tarlac. Buena manong balita! Alas 5:40 na ho ng umaga, radyo na, TV pa. Plano ho ng Estados Unidos, ng Australia at Japan at maging ng Pilipinas na magsagawa ng anti-submarine drill sa South China Sea sa Linggo, April 7. Batay yan sa ulat po ng Kyodo News Agency na nailathala sa GMA News Online. Ito ho ang unang full-fledged exercises ng Navy ng apat na bansa sa naturang karagatan. Posible umano itong pagpapakita ng suporta sa Pilipinas sa gitna ho ng pangaharas ng China. Buena manong balita! Pwede ba? Yung mga pro-China, quieto muna kayo. Hindi ho kayo nakakatulong. Samantala, binigyan din po ni U.S. President Joe Biden sa kanyang pakikipag-usap kay Chinese President Xi Jinping sa telepono ang kahalagahan po ng rule of law at kalayaan sa paglalayag sa South China Sea. Yan ay sa gitna ng umiinit na tensyon sa rehiyon, kabilang na po ang panibagong insidente sa pagitan po ng Pilipinas at China dyan po sa Yungin Shoal. Ayon po sa White House, natalakay din ng dalawang leader ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa bahagi po ng Taiwan Strait. Kinatuwa naman ang dalawang leader ang hakbang upang mapanatiling bukas ang kanilang komunikasyon at relasyon sa pamamagitan po ng mga high-level diplomacy at working-level consultation, mga kapuso. Buena manong balita! Ito ating balitang sana all. Bago ba ito, parang Ramir? Sa balitang sana all. 16 na mga Pilipino po ang pumasok sa World's Billionaires List ng Forbes ngayong 2024. Makikita nyo ho dyan yung mga pangalan. Hindi ko kasama, wala akong makikita ang pinidong Del Prado ho dyan na Trinidad. Sa mga listahan na maraming mga utang, yan. Nangunguna pa rin po sa pinakamayamang Pilipino, si dating Senador Manny Villar na may net worth na $11 billion o 619 billion pesos at pang-100 na po o rank 190 sa listahan ng mga bilyonaryo sa buong mundo. Kabilang sa mga bilyonaryong Pilipino ay sina... Babanggitin pa ba natin ito? Sige, pagbigyan natin. Enrique Rason, net worth po niya $10 billion, rank 224. Ramon Ang, $3.5 billion, pang 920. Han C, $2.6 billion, pang 1,286. Henry C. Jr., $2.5 billion, pang 1,330. Herbert C., $2.5 billion, pang 1,330 ang ranking. Lucio Tan, $2.5 billion, pang 1,330 ang rank. Harley C., $2.4 billion naman, pang 1,380 ang rank. Teresita C. Cosson, $2.3 billion, pang 1,438 ang ranking. Elizabeth C., $2.1 billion, pang 1,545 ang rank. Andrew Tan, $2 billion, pang 1,623 sa buong mundo. Tony Tan Kaktiong, $1.4 billion, pang 2,152 ang ranking. Lucio Ko, $1.2 billion, pang 2,410 sa ranking. Susan Ko, $1.1 billion, pang 2,545 sa ranking. Lance Gokong Wei, $1.1 billion, pang 2,545 ang ranking. William Bello, $1 billion, pang 2,692 ang ranking. Mero Del Prado, wala ho sa rank. Lalo naman ako. Samantala, pinakamayaman pa rin po sa buong mundo ang French businessman na si Bernard Arnault at ang kanyang pamilya na may net worth na $233 billion o 13 trillion pesos. Mayigit po yan sa doble ho ng national budget ng Pilipinas ngayong 2024. Buena manong balik! Balik na tayo sa katotohanan. Magbe-break na. Magbe-break lang tayo. 15 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, radyo na, TV pa! Buena manong balita!
inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Orly Trinidad, Nelo Del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WBTV. Dito nyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang makahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. Patuloy ang pag-init at pagtindi ng inyong pagmamahal. Kaya number 1 AM station ang Super Radio DZBB. At number 1 FM station ang Barangay LS. GMA Radio is still number 1. Maraming salamat mga kapuso. Si Innocent Monte, isang cigarette vendor. Ang mapapasama, eh hindi tayo, si Boy Bicol. They'll do whatever it takes to destroy him. Shoot to Kill, Boy Bicol ng Angeles. Wednesday, 3:15 PM on GTV. Meron na tayong 13 minuto bago humagala sa East ng umaga, bago tayo dumako sa ating pong mga report mula po sa ating mga Super Radio Reporter. Atin ho munang pasalamatan natin pong mga taga-subaybay, mga kaibigan natin. Dito tayo mayaman. Wala hong halong biro ho ito. Lagi nakasubaybay, nakatutok sa ating pong iba't ibang mga social media platform, atin pong mga kapuso. Sa ating pong Facebook Live, Super Radio DCWB 594 kHz yan. Pwede kayo manood po dyan ng live. Sa ating din pong YouTube channel, ang at DCBB 594. Sa mga kapuso natin ngayon na gustong-gusto talagang mag-react, hindi pwedeng... Hindi, iba naman talaga dito eh. Dapat din naman talaga natin pasalamatan. Mga suggestion na dito, mga reaction, kapag ipakinabag din po. DCWB Text Connect 0917-594-5941. 0211 dito, may sinasabi nga tungkol sa mga mahaba ang uso. Thank you po sa inyo, Doc Jan Padilla. Good morning. Sa atin din pong mga sa TikTok at sa ating pong X account para po sa mga balitang gusto pong malaman ng detalye at DCWB mga kapuso. Buena manong balita. Ito na ho, dali ng trapiko sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Alamin na ho natin, lalo-lalo na yung mga nadaanan ni Manny Vargas na mga binungkal, hindi tinabunan. Nilagyan, yung iba nilagyan ng bakal na ilang daan lang na sasakyan, tanggal na rin. Manny Vargas, anong iyong mga observation ngayong umagang ito? Manny, good morning. Good morning sa iyo, Kuya Orly, sa mga kapuso natin. Ito, magandang balita para sa mga kabayan natin dumaraan sa kahabaan ng Quezon Avenue. Hindi tulad dyan sa kahabaan kasi ng EDSA na may mga hinukay na hanggang sa ngayon hindi pa talaga nakukumpuni na maayos. Ito sa Quezon Avenue, yung magkabilang direksyon, yung papasok ng Quezon City at palabas naman ng Lusod Quezon papunta ng Lusod ng Maynila, pa walang mga ganyang mga hukay kung kaya tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan maayos at maluwag hanggang sa mga sandaling ito na pinasadahan natin. Ang napansin lang natin, Kuya Orly, ay itong bahagi ng Quezon Avenue may mga ilang mga lubak. Kung kaya't kahit malalaki yung gulong ng ating sasakyan na ginamit, mararamdaman natin yung mga bahagyang pagtalbog-talbog na yan dulot ng mga lubak-lubak sa kahabaan ng Quezon Avenue. Sa pangkalatan din, maayos nga at walang naitalang aksidente sa lugar na ito base doon sa napagtanungan natin na tauhan ng Quezon City Police District na inabutan natin nagpapatrulya dito sa bahaging ito ng lungsod ng Quezon. Ngayon, nandito tayo sa Maynila, España Boulevard. Tuloy-tuloy, bagamat dumadami na ang mga sasakyan at asahan na po ang bahagyang pagbagal niyan, maya-maya lamang. Yan ang pinakuling sitwasyon sa dali ng trapiko. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB.
dapat, totoo. Buena Manong Bandita. Maraming maraming salamat, pare Manny Vargas. Samantala, ito, yung ating pong mga taga-subaybay sa YouTube channel, batiin natin si Christian Clark. Uy, salamat po sa inyo, ha? Si Ems Traves, Eduardo Policarpio, Alolalia, Marjorie Harjo, Danilo Nepomuceno, Reynaldo Macranas, Albert Catalia, Raymart Wong. Sabi ni Danilo Nepomuceno, bakit kaya yung mga bilyonaryo ng mga Filipino-Chinese, baka pwedeng tumulong silang mamagitan dyan po sa sapin ng West Philippine Sea. May nalalaman to si Danilo Nepomuceno. May alam ito tungkol sa mga backdoor negotiation. Hindi posibleng mangyari yung iyong mungkahi, Danilo, no? Lalo-talo no, sa mga bansa na patuloy po pagpapa-unload po ng kanilang ekonomiya. 9 minutes bago mag-alas 6 ng umaga. Sana po ng ating mga benamanong mga balita, mga kapuso. Pwede hong makaboto sa 2025 election sa mga OFW sa pamagitan po iyan ng internet. Ayon po sa Commission on Elections, hindi na kailangan ng mga OFW na magtungo pa ho sa mga embahada at konsulada ho ng Pilipinas para makaboto tulad po ng nakasanayan. Kailangan lamang umano na mag-enroll ng mga registered voter para makaboto online gamit ang isang app o application. Kahapon, nagsagawa ang COMELEC ng bidding para po yan sa online voting counting system o OVCS. Binabanggit nga ng COMELEC kahapon, meron yatang isang nanalo. Pero hindi pa po yan talagang 100% nanalo. May mga ano po yan, may mga post-qualification o post-verification po yung aalamin kung talagang sila po ay pwede magkaloob ng ganitong sistema ho. Online voting counting system para po sa mga OFW. Hindi lang po, pati mga kababayan natin po nasa magbansano na pwede pa hong bumoto. At sila po yung nakarehistro pa ho sa COMELEC ay may benepisyuhan po niyan. May nakaraan kasi, di ba, dadaan pa sa mail o pupunta sa embahada. Eto, online, no? Malaking, sige, baka may karagdagan pa tayong impormasyon mula po sa Commission on Election. Eto ho, mga kapuso, sa oras na 7 minutes bago mag-alas 6 po ng umaga, pinapayagan na ho ang paglalagay ng karagdagang electric fan sa mga piitan ngayong napakainit na panahon. Kalungkotong sitwasyon ito sa mga bilang. Yung mga mag-aaral na may mga sa mga classroom na malalaking bintana ho meron, nahihirapan, eto pa ho kaya. Ayon sa Bureau of Corrections o Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., mas mahabang oras na rin na nasa labas ng kaniknalang selda ang mga preso para maginhawahan kahit po papaano. Nagpadala na rin naman ng yelo ang Bucor sa mga kulungan para maibsan po ang init. Ayon pa kay Katapang, bukod sa 20 hanggang 30 mga preso na nahilo at dinala sa ospital, wala naman sila na itinang binawian ng buhay dahil po iyan sa mainit na panahon. Buena Manong Balita! Eto, tama-tama! Bantay Panahon! Mainit na panahon ba kanyo? Eto, malaman natin mula sa PAGASA. Nasa ating linya si Obet Badrina ng PAGASA. Kapusong Obet, ano ang pinakamataas na heat index na inyo nakikita ngayong araw dito? Obet, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Orly. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. For today, in-expect natin pinakamataas na mga heat index na mararanasan sa mga areas ng Giwan, Eastern Samar, gayon din sa Aparisa, Cagayan. Posible din umabot hanggang 42 sa Iloilo at kasama din yung Camsur. No? So ito yung mga area na inaasahan natin na makararanas ng matataas na heat index. Meaning magkasama yung actual na temperatura at saka yung moisture o yung somehow yung tubig sa hangin natin. At generally, fair weather sa malaking bahagi natin bansa, mainit na panahon ang mararanasan, lalo na bandang tanghali. Kahapon nga, pinakamainit na itala natin sa Kamaynilaan, 35.7 degrees Celsius sa Science Garden. Sa Maynila yan, sa Maynila. Science Garden po sa Quezon City. Ano yung pinakamataas? 35.7, pinakamataas siya at least for this year na temperatura. Sa ibang lugar? Yung saan ba yung kahapon narinig ko, Giwan ba yun? Tama ba yun? Yung binanggit ko po kanina, heat index. Ito pong binanggit ko na 35.7, yan po yung actual. Pag sinabing natin actual temperature, sir, ito po yung temperatura natin na kung saan po ay yung po yung sinukat ng thermometer. Iba rin po kasi sir yung nararamdaman. Yung damang init, ano? So po, magkaiba po yung damang init at saka yung sinasabi po natin na actual na temperatura. Kasi yung actual na temperatura,
instrumento yung sumusukat noon. Yung damang init, yun yung nararamdaman natin. Usually, mas mataas yun ng 4 hanggang 5 antas. Ano? Correct po, correct po. For example, itong 35.7, ang katumbas nito sa heat index, nasa around 38 to 39. So, 4 or less, tama kayo, mga 4 or 3 to 4 degrees Celsius. So, yun na po, siguro ang pahayag pa rin ng pag-asa. Mananatili itong mainit na panahon. Although bukas, hanggang Biyernes, posible yung mga pag-ulan sa bahagi ng Davao at Taraga area kasi dulot ng easterly. So, yun po siguro yung pinitinan ng mga kababayan natin kasi may mga pag-ulan. So, at least medyo bababa. Ngayong araw kasi yung temperature yung nasa natin sa Davao, pwedeng umabot hanggang 35 degrees Celsius. Bukas, pwedeng medyo maulap yung kalangitan. Sa Davao, pwedeng medyo bumaba yung temperatura. Okay. Wala pa rin tayong bagyo, sir, na in-expect at least for this week. Yan. At kasi pagpayo ho ng pag-asa, pinakikinggan naman talaga namin yan na Obet. Buti lang hindi kayo nagpapayo na magtanggal na kung ano-ano pag naiinitan, ano, Obet? Opo. Iwasan natin magtanggal ng mga kung ano, mga hindi kailangan. No? Siguro yung mga hindi kailangan, sir, pwede natin ano yun. Okay. Tsaka po, isa sa mga payo natin, kung gugulitin magsuot po ng komportabling damit, tsaka yung puting damit, malaking tunong ho yun. Oo, kasi, pag-reflect, tama. Correct, correct. Pag mga black po kasi, or mga darker area, darker color, ina-absorb niya init, so mas mainit yung pakiramdam natin, sir, early. Maraming salamat, Obet. Thank you. Salamat po. Obet Badrina po ng Pag-asa, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Eto, speaking of mga ginagawang kalsada, yung isang tagapakinig natin na hindi na ho natin papangalanan dahil siya naman po inyo pong mapapanginggan. Inimagine ko kasi ito Katipunan, ayun, Marikina, Katipunan intersection. May nag-aasfalto, biruin mo ngayon mag-aasfalto kung kailan kasagsagan ng lari ng traffic. Aurora Boulevard, gilid ng St. Bridget School at LRT Line 2 Station, tanghali na nag-aasfalto pa. Baka gabi pa raw yata ay nagsimula. Ito siguro dapat natin tutukan. Maganda na rin po yung napag-uusapan po itong reaksyon ng ating pong mga ahensya ng gobyerno. Malaki na hong problema ho kasi ito pong mga problema, itong mga ginagawang road construction ngayon na hindi ho natin alam kung sino-sino at paano nagkaroon tayo ng ganitong mga uri na kontraktor. Yung pag sinabing aayusin na matatapos ang ganito, ang dami lagi palusot. Kinulang ng simento, kinulang ng mga gamit, kinulang naman kung ano-ano mga materyales. Ang resulta, traffic na, nagtatrabaho pa ho sila. Yung nga ho ang ating iniiwasan . Kaya nga napakahaba na hong panahon na ho ito. Isa pa ho sa problema ho dyan, yung gagawa ho sila ng kinakailangan nilang construction. Ang mangyayari naman, pag natapos, makita ninyo, naayos ba ito? Simple lang ho yung mga itong mga contractor na ito na dapat nating iwasan. Yung pag gumawa ho ng kalsada, yung mga manhole, yung drainage, hindi ho nila alam ano hong gagawin po dyan. Kaya makikita ho natin, may uka ho sa gitna ng kalsada, ang dami na disgrasya ho mga motorsiklo ho doon dahil hindi ho nila alam paano po magpatag ng kalsada na meron pong drainage sa gitna ho nito. Susunod daw mga kapuso, Melo del Prado sa Super Radio. Maraming salamat, ako po si Orly Tinidad, Radyo Na, TV Pa, courtesy na Disiplina Pa. Buena Manong Bandita. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ngayon po, wala na si Mami. Ano yun? Kung minsan ang isipin na wala ng mami mo, andyan lang siya. She's up there, watching over you like a guardian angel. My Guardian Alien, weeknights 10:30 p.m. on GTV. Ang nakikita po ninyo ay listahan ng mga most wanted criminals ng bansa. Bakit makabi pa rin ni Elias ang sinisisi nyo? Hinahanap na ang ama ni Elias. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang mga kabarangay natin. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV.
You're watching Double B TV on GTV. Super Radio DZ Double B. Just me. Wow, si Melo del Prado. Panalo. Oras ay 2 minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Ito na mga bagong-bagong balita. Super Radio. Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Mga balitang gising na gising, buhay na buhay. Bagong-bagong balita. 2 minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Super Radio. Dagdag sigil sa kuryente, posibleng ngayong tagirit dahil sa inasahang pagtaas ng demand. Ayon sa Department of Energy, maaring mapilitang gamitin ang mga diesel plant para madagdagan ang supply. Tiniyak ng DOE na sapat ang supply sa ngayon pero maaaring magkaroon ng problema sa reserba at posible ang yellow alert o pagnipis ng supply kung hindi bumalik online ang mga bagong planta ngayong tag-init. Super Radio! Oras natin, 2 minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Bagong-bagong balita! Ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila nagsuspende na ng klase o may pagbabago sa kanilang mga klase dahil sa inaasahang matinding damang init o heat index. Sa Pasay City, suspendido ngayong araw ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan at hinihikayat ang alternative learning modality. Sa Navota City, 6 a.m. hanggang 10 a.m. ang pasok sa morning session sa public schools, 2 p.m. hanggang 6 p.m. sa afternoon session sa elementary at 2 p.m. hanggang 7 a.m. o 7 p.m. ang afternoon session sa high school. Sa Malabon City, ipatutupad ang alternative learning o modular learning kapag umabot na sa 42 degrees Celsius ang heat index, habang blended learning kapag 41 degrees Celsius. Ipinaubaya naman ng Manila at Caloocan Schools Division Offices ang pagpapasya sa mga prinsipal ng bawat paaralan kung sususpindihin ang klase at magpapatupad ng blended learning. Ilang paaralan din sa mga probinsya ang nagsuspindi ng klase dahil sa inaasahang matinding init ng panahon. 4 minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Bagong-bagong balita. 28 bulubunduking barangay sa Cebu City sinailalim sa state of calamity dahil sa kakulangan ng supply ng tubig sa gitna ng epekto ng El Nino. Sa ulat ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, patuloy din na buwababa ang antas ng tubig sa isang underground river na pinagkukunan ng supply ng mga residente at magsasaka sa barangay Sudlon 1 at sa mga karating na barangay. Plano ng lokal na pamahalaan na i-access ang 96 million pesos na pondo mula sa 600 million pesos Quick Response Fund bilang pagtugon sa naturang problema. Magpapadala naman ang pamahalaan ng stationary tanks sa Cebu City. 4 minuto, 58 segundos makalipas ang 6 ng umaga. Bagong-bagong balita. Output o ani ng palay ngayong taon, buwaba sa gitna ng El Nino phenomenon. Ayon kay Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative, sa klaw nito ang 40% lamang ng kabuang ani ng palay sa buong taon at posibleng hindi ito sumapat hanggang sa susunod na anihan simula sa Setyembre. Nagbabala din si Montemayor na posibleng magkaroon ng problema ang bansa sa susunod na pagtatanim o sa Mayo o Hunyo dahil maaring ma-delay ang onset o ang
ang pagdating ng tagunan bunsod ng El Nino. Una nang iniulat ng Philippine Statistics Authority na tumaas ang produksyon ng palay at mais sa bansa nitong first quarter ng 2024 sa kabila ng epekto ng El Nino. Limang minuto na po makalipas ang ika-anim ng umaga. Bagong-bagong Lita. Pag-angkat ng galunggong, bonito at mackerel na para sa mga delata o sa canning purposes, sinuspende ng Department of Agriculture. Nakatanggap ng ulat ang DA na nalilipat ang mga nabanggit na isda sa palengke gayong nakalaan ito sa canning processing o institutional buyers. Maaari namang mag-angkat ng mackerel pero nakabatay dapat ang dami nito sa vatable sales ng canned products noong nakalipas na taon. Dapat malinaw at nababasa din anya ang label na for canning purposes only at not for sale or distribution to wet markets and supermarkets ang mga produkto. Super. Anim na minuto na po makalipas ang ika-anim ng umaga. Bagong-bagong Lita. Mga kaso ng pertussis o whooping cough sa bansa, kontrolado na sa kabila ng outbreak ng sakit sa ilang lugar. Sa datos ng Department of Health, 568 na ang kaso ng pertussis sa bansa at 40 dito ang nasawi. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, nag-plateau na o hindi na tumataas ang kaso ng naturang sakit. Dilinaw ng DOH na may stockpang bansa ng bakuna laban sa pertussis, kaya dapat samantalahin ang mga Pilipino ang catch-up vaccination. 7 minuto na po makalipas ang ika-anim ng umaga. Bagong-bagong Balita. Bayan ng Buac at Buenavista sa Marinduque, sinailalim na sa state of calamity dahil sa mga kaso ng rabies. Ayon kay Dr. Josue Victoria, provincial veterinarian ng Marinduque, halos 9 na po na ang naiulat na kaso ng rabies sa mga hayop sa lalawigan at mahigit sa 4 na po dito ang positibo sa lab test. 2 na ang namatay na tao sa lalawigan dahil sa rabies pero kontrolado anya nila ang pagkalat ng impeksyon sa mga tao. 7 minuto, 42 segundos makalipas ang alas 6 ng umaga. Bagong-bagong Balita. Lahat ng application ng Environmental Compliance Certificate o ECC sinuspindi ng DNR sa lahat ng regional level sa memorandum ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Dapat dumaan at isumiti ang mga nakabinbin o isusumiti pa lang na application sa Environmental Management Bureau Central Office. Ito muna ang magre-review at mag-aaproba ng lahat ng proyekto sa ilalim ng protected areas. Pero bago aprobahan ay dapat munang makakuha ng clearance mula sa Biodiversity Management Bureau. Ang lahat ng environmentally critical projects ay kailangang makakuha ng clearance mula sa kalihim o kanyang authorized representative. Superadyo! Bagong-bagong Balita! Bagong-bagong Balita! At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Talaga pong mainit ang panahon. Kaya tayo ay gagawa po ng mga kapamaraanan kung paano po natin na mapagiginhawa ang ating pakiramdam sa maghapong ito. Si Mark Makalalat ay inuusisa niya ngayon yung mga nagbebenta ng buko ngayong matindi ang init ng panahon. Lumalakas daw ang benta. Aba naman, Alanggatos, face-to-face classes, balik na sa Quezon City. Christian Manyo, galonggong. Ba, galonggong. Ba't mahal pa ang galonggong? Eh marami daw galonggong sa mga palengke. Dahil pati yung mga ginagamit sana na mga canning o manufacturer, mga kapuso ay nyanded daw sa palengke. Manny Vargas, opo, si Manny po ay may report. Hindi po sa pagtatanggal. Opo, ito po ay face-to-face classes. Maraming pampublikong paralan sa lungsod ng Maynila. Tuloy ngayong umaga na ito. Koton daw, koton. Tuesday nyo, standby, Mark Makalalat. Ang oras po natin, 9 minuto na po, makalipas ang alas 6 ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DCW.
patuloy ang pag-init at pagtindi ng inyong pagmamahal. Kaya number 1 AM station ang Super Radio DZBB at number 1 FM station ang Barangay LS. GMA Radio is still number 1. Maraming salamat mga kapuso. Ngayon po, wala na si Mami. Ano yun? Kung saan ang isipin na wala ng mami mo, andyan lang siya. She's up there, watching over you like a guardian angel. My Guardian Alien. Weeknights, 10:30 p.m. on GTV. Ang nakikita po ninyo ay listahan ng mga most wanted criminals ng bansa. Bakit makabi pa rin ni Elias ang sinisisi nyo? Hinahanap na ang ama ni Elias. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang mga kabarangay natin. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Hindi siya sure na kay Jordan yon. Paano kung sa'yo yung bata? Maaari mo pa rin ba siya pakisamahan kapag nalaman mo na bunga yun ang pagtataksil niya sa'yo? Asawa ng asawa ko. Monday to Thursday, 11:25 p.m. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero hindi ka pa rin umalis. Kailangan na kitang kunin. Bakit mo ginagawa to? A battle between good and evil. Who will prevail? The Sorcerer and the White Snake. Wednesday, 8 p.m. on G-Flix. On GTV. Sa Super Radio, DZBB. Musta po kayo dyan mga kapuso? Ako na wow, po ito. Si Melo del Prado? Panalo! Ano daw bago? Oo, may payo ang DOH para maginawahan daw ang mga babae ay cotton underwear. Yan, okay. Daw magtanggal, mag-cotton underwear na lang daw. Alas 6:13 na po. Okay, dito muna tayo sa mga suspension ng klase natin ngayong umaga na ito, ngayong araw na ito. Ito po ay dahil sa matinding init, damang init o heat index na inaasahan sa mga darating po na oras, mga kapuso. Sa Pasay City po, suspendido po ngayong araw ang face-to-face classes sa lahat po ng antas sa pampubliko at privadong paaralan at hinihikayat po ang alternative learning modality. Ayan, yan po. Sa Nabota City, wala pong klase sa public schools mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. 10 a.m. to 2 p.m. na inaasahang mataas po ang heat index. Alas 6 hanggang alas 10 naman ng umaga ang pasok kapag morning session, habang alas 2 ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi ang afternoon session sa elementary, at alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi naman ang afternoon session sa high school. O inalaan po sa asynchronous activities ang dalalabing oras sa daily class schedules ng mga mag-aaral. Yung mga taga dyan sa Malabon, magandang umaga po sa inyo dyan, mga taga Malabon. At sa buong Metro Manila, magandang umaga, Metro Manila. Sa Malabon, automatikong suspendido po ang face-to-face classes kapag umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index at ipatutupad ang alternative learning o modular learning. Blended learning ang ipatutupad kapag 41 degrees Celsius ang heat index. So kanya-kanyang diskarte na po ngayon yung mga eskwelahan sapagkat matindi po ang init. May survey nga po yung mga teacher. Doon naman po sa mga probinsya mga kapuso, sa Sarangani po, all levels public and private, wala rin yata, suspendido po ang klase at magpapatupad ng blended learning. Sarangani province hanggang April 19 po, Sultan Kudarat maging ang trabaho sa lahat po ng lokal na pamahalaan hanggang April 15. Suspendido rin po ang klase sa lahat po ng antas sa pampublikot at pribadong paaralan sa bayan po ng Mayantok, Hirona, La Paz, Bamban, Santa Ignacia, Kabiling, Capas at Paniquis sa Tarlac dahil po sa power interruption. Sumingit pa yun. Dulot po ng maintenance ng Tarlac Electric Cooperative, mga kapuso. So yan po ngayon ang ating anunsyo. Maya-maya, may dagdag pa tayo dyan. So napupunan nyo, mga kapuso, no? Iba na ito. Init ang dahilan po ng pusususpend ng klase. Nung araw, nung bata pa kami ni Andoy, ang suspension ng klase nakabatay sa signal ng bagyo. O yun, sa signal, kung may bagyo. O yun, ngayon iba. Heat index ang pinag-uusapan dahil sa meron na pong mga
nahihimatay eh. O kaya pakinggan po natin to. Super Radio. Mga kapuso. Melo del Prado. Sa Super Radio. DCW. Ito si Asik Joey Villarama. Asik Joey. Good morning. Ito na. Yan po talaga yung binabantayan po natin kasi alam naman natin na pangunahin pangangailangan ang tubig. Tubig. Lalo na po yung pang-inom. Yung mga LGU po, nagdeklara po ng state of calamity dahil po sa water crisis po. Ayun po, naghahanap po ng alternative source po ng tubig. Sa Cebu, yan ang sitwasyon sa Cebu. Good morning. Tuloy po natin, Asik. I will now declare crisis on water just to be preparatory. Kasi Mayor yon, Mayor Villarama. Isa, Rama pala. Yung isa Villarama, ito Mayor Rama. Balik tayo kay Asik. Bilya, Rama. Yung usual na immediate intervention po, yung pagpapadala po ng mga tangke at na nagrarasyon po ng tubig para sa mga house. Kung pwede naman pong makapagtipid in terms of yung flushing the toilet, kasi po minsan iihi tayo, hindi naman ganun ka kasangsang. Super Radio! Melo del Prado! Eww. Sa Super Radio! DCW! Eww! Ano ba yan? Nako po. Mag-aaway si Mrs. sa si Mister. Si Mister, si Jingle. Kamu na mag-flash. Kaya ng tubig. Nako, magagalit si Mrs. Chak na chak yan. Hi. Alas 6:17 yung mga babae. Napaka-partikular mga kapuso. Diyan sa inidoro na yan. Dahil alalahan natin ang mga babae. Sila yung kadalasan tinatamaan ng UTI, urinary tract infection. Kaya ayaw nila nang maruming banyo. Sa totoo lang, Isa sa pinag-aawayan ng mga mag-asawa yan. Alas 6:18 na po. Ayan. Ito yung mga sinasabi ni Asik Villarama. Si Mayor Rama naman yung sa Cebu. Dahil meron silang problema ngayon, wala pa daw namang krisis, di siya magde-declare. Pero prepare for the worst. Doon sa Cebu, mahirap ang tubig ngayon doon. Ito daw po, sabi ni Asik Joey Villarama, mas makatitipid sa konsumo ng tubig kung timba at tabo na gagamitin sa paliligo kaysa sa shower. Kasya nga umano isang balde na tubig sa pagliligo. Kasya ba, mga kapuso? Ayan, na pwede rin makatipid sa tubig kung minsan ang pag-flush ng inidoro, lalo na kung jijingle lang at hindi masyadong masangsang ang amoy. O yung mga car wash saka mga laundry shop, ayun, mas makatitipid daw kung magpapalaba sa laundry establishment. Magkano naman, Asik? Alas 6:19 na po ng umaga. Puntahan na natin Super Radio. Si Mark Makalala, Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Alas 6:19 na po ng umaga. Masarap ang buko. Ngayong matindi ang init ang panahon. Si Mark Makalala na may report tungkol dyan. Mark, good morning! Super Radio! Magandang umaga sa iyo, Kuyang Melon, sa mga kapuso natin. Hindi mawawala sa eksena tuwing matindi ang init ng panahon ang buko. Dahil mainam itong pamatinduha o maliban dito, tagana rin ito sa nutrisyon. Ito sa akin, hindi ko rin nga lang, may bumibili ng buko. Napadaan. Oo. Alam mo, karamihan sa mga tumatangkilik ng buko, yung mga siklista at yung mga pasahero na nag-aabang ng mga masasakyan. Wow. Oo. Dito sa San Juan, nag-ikot-ikot tayo dito kasi may mga pagsakan ng buko, Kuyang Melo. Bahagi ng Pigivara at Lumentric sa lungsod ng San Juan. Nakapanayam ng Super Radio DZWB ang ilang mga nagbebenta. Kung dati o mano, 100 na buko ang average na nauubos nila sa isang araw. Ngayon tao, umaabot na ito ng 150. Wow! Hanggang 200. Oo, halos dumoble yung kanilang nabebenta sa loob ng isang araw. Ako rin eh, miss na miss ko na ang mura. Buko yun, buko, oo. Buko. Buko. Sa Quezon, sa Quezon at saka sa Marinduque, mura ang tawag dyan, mura. Yan. Mura, buko. Oo. Hindi mura, mura. Mura, oo. dito Kuyang Melo, dahil nga mabenta, halos dumoble rin yung kita ng mga nagbebenta rito. Bagaman mabenta, wala namang paggalaw sa presyo ng buko. At 30 pesos lang yan, yung nakikita mo na buko na yan, 30 pesos lang yan, Kuyang Melo. Kaya naman kung ikaw talaga ay nauuhaw, ito ay mainam na pamatinduhaw at mura pa ang presyo. Habang 10 pesos naman, yung isang cup ng buko juice.
Karamihan nga dito sa mga tumatangkilik, yung mga napapadaan at yung mga hindi na kinakaya yung init ng panahon. Samantala, sinabi rin ng mga nagtitinda na kahit sila aminado ay nahihirapan din sa init ng panahon. Kaya minsan yung tindan nilang buko, sila rin ang umiinom. Pakinggan natin yung tinig ng ating mga nakapanayan. Ngayon nga, medyo lumakas-lakas ng konti dahil sobrang init. Dati 100, ngayon 150, minsan 200 din. Nabuko sa isang araw? Pero hindi pare-parehas. Opo. Ganyan po, ganito si Erma, mabinta po pag ganitong taginit. Oo. Mabinta ngayon. Maganda kita? Maganda naman. Eh, lampas naman sa minimum. Mga nakakamagkano pa isang araw? 1,000, meron din. Talaga, sir? Opo. Ganda, ganda na kita niya. Oo, maganda kita, Kuyang Melo. Oo. Nakikita, benta, ikaw, buko. Oo, maabot. 1,000, isang araw, kita mo. Oo, tsagaan lang talaga sa pagbebenta at itiisin mo yung matinding init ng panahon para makarami ka ng buko na babebenta. Yan ang sitwasyon dito sa lungsod ng San Juan. Ang ganyan nga po sa Mark Makalala ng GMA Super Radio. DZWB, dapat totoo. Super Radio. Melo del Prado sa Super Radio. DZWB. Alas 6:22 ang oras po natin. Yung mga magulang dyan, yung mga bata ay kanilang ipinag-aalala dahil sa siksikan ang klase at mainit po, walang aircon. Karamihan lalo na sa mga public school. Hati ang pananaw kung online muna ang klase sa mga paaralan ngayong matindi ang init ng panahon. Alagato Zala G! Super Radio! Hati nga ang opinion ng mga magulang kung online muna o mananatili sa face-to-face. Ngayong napaka-init ng panahon nga po yung Melo, ngayon lang ito, ramdam na natin na unti-unti na umiinit ang panahon, mas lalo na yan. Na nasa loob ng classroom itong mga bata at tinatamaan pa ng sikat ng araw yung kanilang mga silid-aralan. Ang binabanggit nga sa atin, talagang sa mga panahon na to, sadyang kakaiba, Kuyang Melo, ang init ng panahon na naramdam din ng mga estudyante na ngayon ay pumapasok dito sa Piñahan Elementary School. Ayon sa ilang mga magulang, ay talagang ang binabanggit nila, sana raw pansamantala, ayon doon sa ibang mga magulang, na online muna ang klase habang talagang nakakapaso ang init ng panahon ngayong Kuyang Melo. Ang katindihan daw ng araw, sabi din ng mga eksperto, yung mga oras na dapat na iwasan natin. Pati doon sa mga eskwelahan. Kaya yung iba, merong afternoon session, may morning session, pero hanggang alas 10 lang. Yung alas 10 daw hanggang alas 2 ng hapon ang siyang matindi ang init, Alan. Yan pa naman yung mga panahon na nasa loob ng mga classroom yung mga bata at talagang yung kasagsagan ng pagtuturo ng mga teacher. Ang binabanggit nga nila, sana kahit na may mga ventilador kasi, kahit na bukas na bukas yung mga bintana, randam na ramdam yung init ng mga classroom ko yung Melo. Pero yung iba mga magulang, kahit na mainit ang panahon, pabor pa rin sila sa face-to-face classes dahil nga sa mas iba pa rin ang pagtuturo kung nasa eskwelahan ang mga bata. Sana lang man ang gumagawa ng hakbang ang mga eskwelahan upang maginhawaan pa rin kahit na papaano mga estudyante. Talagang sadyang napakainit umano kasi ng panahon ngayon, lalo na sa ganitong mga oras na talagang walang hangin, unti-unti na sumisikat ang araw, pumapalo na yung sikat sa mga classroom. Kaya talagang problemado umano, pati yung mga magulang, lalo na kung magiging online yan, lalo na dun sa mga nagtatrabaho mga magulang, hindi nila din matututukan yung kanilang mga anak. Pakinggan natin yung mga tinig ng mga magulang nating nakapanayam. Nahihirapan po sila, imbis na magkaroon sila ng magandang sa katawan nila, sobrang mainit Okay. Kung sa bahay po, may electric fan, may aircon naman dun sa bahay namin dun sa Luzon. Okay lang po, may computer naman sila doon, may computer yung bata doon. Okay pa rin naman po kung mag face-to-face, basta po well-instructed ang mga bata sa kung anong dapat nilang gawin pagka outside sila of the house or of the room or kahit nasa even sa room, basta alam nila kung ano yung mga dapat nilang gawin. Hindi sila dapat mawalan ng tubig para hindi sila madidehydrate kung mainit. Tapos kung halimbawa naman din na mainit, meron sila laging on hand na pwede nila ipampaypay or something. Ayun. Samantala,
kanina, no, dito sa bahagi ng Piñan Elementary School habang papasok, talagang tila excited pa rin yung mga bata sa pagpasok sa eskwelahan po yung Melo. Hindi nila inaalintana yung talagang mainit na panahon nakakaharapin nila sa maghapon habang nandito sa eskwelahan. Tuloy, Alan, tuloy, pero yung iba rito, iniwasan yung alas 10 hanggang alas 12. Tama, may mga ganyan na eskwelahan gaya sa Nabotas, kung hindi ako nagkakamali, ang pasok nila alas 6 hanggang alas 10, pagkatapos alas 2 hanggang alas 6 ng gabi, kung hindi ako nagkakamali. Ang tawag doon? Yan yung sistema na pinatutupad nila, Kuyang Melo. Ano tawag doon? Heat break? Heat break, ha? Para sa... dahil nga yung alas 10 hanggang alas 2, yan yung talagang kasagsagan na matindi ang sikat ng araw at matindi rin ang magiging epekto sa ating mga kabataan na nasa loob ng mga eskwelahan. Pati sa mga probinsya meron, mga suspended yung face-to-face classes. Meron mo to? Region 1, Region 3, Region 7, Region 12. Ano ba to? Luzon, Visayas, Mindanao to. Ala na. Kaya nga. Narinig ko kayo pinapanggit po kanina kung dati-rate, bagyo, signal ang inaabangan natin ng deklarasyon, Kuyang Melo. Ngayon, init na ng panahon kasama na sa magdedeklara ng suspension ng klase o ng face-to-face na klase. Ako si Alang Gatos ng GMA Super Radio, DCWB. Dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio, DCWB. Salamat, Alang Gatos, sa Lasay 27. Katulad dito sa General Santos City. Pati mga manok, mga kapuso, mahigit sa 100 manok ang namatay sa isang poultry farm sa Jensan nitong Marso dahil sa tindi ng init ng panahon. Yung mga manok, pwedeng mainitan yan. Unang-una, baka mamatay. Saka yung pang-itlog, apektado. Mamahal na naman ang presyo ng karning manok, saka itlog. Ito po, good news mga kapuso, kontrolado po ang mga kaso na ng pertussis o moving cough sa bansa. Sa kabila ng outbreak ng sakit sa ilang lugar, sa huling datos po ng Department of Health, ay 568 ang kaso ng pertussis sa bansa, 4 na po dito ang nasawi. May stock down ng bakuna, sabi ng ating health secretary, laban sa pertussis, kaya dapat samantalahin ang mga Pilipino ang catch up vaccination. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Sige na, pertussis, sa mga bata, Super sa matanda siguro. Ito naman ang bad news, mga kapuso. Diyan po sa lalawigan ng Marinduque, nakapailalim po ito sa state of calamity dahil sa kaso po ng rabies. Ito palang rabies na ito, kadalasan nababalitaan natin sa aso at saka sa pusa. Pero pati pala ang baka ay tinatamaan ng rabies. Ayan, kukuha yan sa lupa. Dalawa po ang namatay na tao sa lalawigan sa rabies. Ayun, dalawang baka, tatlong baboy, isang Philippine brown deer ang nagpositibo sa rabies sa probinsya. At ngayon po ay sinasabing hindi daw maikakalat ng mga ito ang rabies sa iba pang hayop. Mamaya po, malalaman po natin ang update tungkol dyan. Ito namang tungkol sa kuto. Kuto. Kuto naman. Nagbabala ang DOH sa paglaganap ng kuto kasabay ng mainit na panahon. Ayon sa kagawaran, wala sa ligo ang hawahan ng kuto kundi sa hiraman ng gamit. Super Radio! Mga kapuso, Melo del Prado sa Super Radio, DCWB. Dahil sa nakatabi mo, naghihiraman kayo ng suklay, sombrero, ano mang nilalagay sa ulo na ginagamit ng iba, ay maaaring mailipat yung kuto, yung pundan ng unan. So maaaring mahawa yung iba. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio, DCWB. Ihanda ang mga suyod. Alas 6:29 na po, text connect 0917-594-5941 ang ating Twitter at DCBB na mga maliit na letra. Ang ating TikTok naman ay at DCBB na mga maliit na letra. Ang ating FB naman ay Super Radio DCBB 594 kHz. Alas 6:30 na po ng umaga, radio na, TV pa, Melo pa. Melo del Prado sa Super Radio DCBB. Thank you.
Pinahanga mo ako sa galing mo. Pero sa uli, ako pa rin ang mananal. Sinisimulan ko na ang mga plano. Pagkatapos nito, buong bansa ituturing kampayan. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Si Ino Samonte, isang cigarette vendor. Ang mapapasama, eh hindi tayo. Si Boyd Bicol. They'll do whatever it takes to destroy him. Shoot to Kill, Boy Bicol ng Angeles. Wednesday, 3:15 p.m. on GTV. We started the season with a bang. And expect the hits to keep on coming. NCAA Season 99 on GTV. Itinix na daw akong buntis. Kung napahamak sa ating baby namin, hindi kita ang papatawad. Huwag ka na rin umasa na babalikan ka ng asawa ko. Bakit parang ka mukhang masaya? Ano, ikaw ba magsasabi o ako? Asawa ng asawa ko. You're watching Double B TV on GTV. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso! Quatro na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado, panalo! Ito tayo sa usapan mo ng hayop. Yung mga tao, makinig. Importante rin ang kaligtasan ng mga hayop. Mga kapuso at may rabies daw, rabies, na lumalaganap ngayon dyan sa Marinduque sa mga alagaing baka. Ayan, alas 6:34. Nasa linya po natin, Marinduque Governor Presbytero Velasco Jr. Gobernador, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga po. Tamelo, sa lahat ng nakikinig, nanonood sa Super Radio po. Super Radio. Opo. Aba, teka, Gobernador, at narinig ko, nalaman namin naka state of calamity daw. Abay, matindi ang problema pag ganun. Sa Buwak at saka sa Buena Vista, dahil sa kaso ng rabies. Ano po ang totoong sitwasyon, Gobernador? Well, meron pong isang nakagat sa Buwak at hindi po nagpagat sa doktor. Pumunta po doon sa ang tawag magtatandok o parang albularyo. Mm-hmm. Kaya po sinamampalad. Ano po? Isang incident po lang yon. At dito naman sa Binabista, meron din pong mangingisda. Nagpunta rin sa albularyo. Kaya masama ang nangyari. Pero isolated incident po yon. Kaya naman po naglagay ng state of calamity ay para makapag-avail po nung disaster funds. Hindi po ganun grabe ang sinasabing parang sitwasyon. Mm-hmm. At isolated incident po yun. At kami naman po ay naglabas na po ng executive order 32-2023. Ano po? Na yun na nga po, mass vaccination po ng mga aso. At nagawa po kami ng mga dog catching teams, ano po? Mm-hmm. At ginawa po nating available yung anti-rabies drugs para po dun sa mga nakatagat. Mm-hmm. So hindi naman po ganun ka widespread o ganun ka grabe ho ang sitwasyon sa dalawang bayan na yon. Opo. At isolated incident ho yung nangyari. Mm-hmm. Na may sinamampalad. Opo, may namatay na pala sa tao. Okay, sa hayop po, ilan po ba ang natala na pong namatay dyan? Yung daw mga baka dyan na inaalagaan at syempre, yan ay pinagkakita at hanap buhay din ng mga kababayan natin. Ilan na po ang namatay, Governor?
Well, sa baka po, ang na-report po dito ay dalawa pong baka ang nakagat. Kasi nga po yung mga stray dogs ay hindi po pinapakain ng mga may-ari nila. May pagka, masasabi po natin, irresponsable. Kaya po, pag gutom na gutom po yan, talaga pong pwedeng makakagat ng ayop na iba. Aba? Para sa may makain po. Bay, gusto pa steak. Pati daw baboy, okay. Governor, pati baboy. Oo, ilan ang baboy ang nadali dyan? Well, sa report po, yung mga dalagang baboy ay around 5 po. Ano po? Eh, ganun nga po yun. Eh, alaga, nakakulong. Eh, pag gutom yung mga stray dogs, lalo po yung isa o dalawa o tatlo, eh medyo makakagat po ng baboy. Kaya inabisuhan na po yung mga tao na may mga alaga, nag-aalaga ng mga hayop na yan, na mabantayan po yung mga alaga rin po nila. Opo, opo. At patuloy naman po ang paghuli ng mga stray dogs, kasi nga po eh responsibilidad ng mga may-ari yan under sa batas po, na hindi ho, na kontrolin po nila yung kanilang pet at put under leash. Mm-mm. Hindi ho pwedeng pakalagkal sa public places, hindi ho pwedeng paka hindi kaya ho nangyayari yung ganyan eh. Pati daw yung brown deer, Philippine brown deer. Ang alam ko dito sa Philippine brown deer eh bihira ito, diyan lang yata ito nakikita sa Marinduque, Governor. Well, hindi ko po nakuha yung sa usa o brown deer. Baka kasi sabi po ay isang kambing, but i-verify ko po. Kambing lang pala. Okay, brown deer daw. Okay. So Governor, yung mga baka at saka baboy, hindi naman binabakunahan yon, mga aso lang at saka pusa siguro, no, Governor? Opo, itong ating mga aso po ay mass vaccination po ang ginagawa at tumutulong na po yung mga municipal governments. At magastos din po yun, yung vaccine na yun. Kaya nga po yung Buwak at yung Binabista ay nakapag-declare ng state of calamity para dahilan po para makabili ng mga vaccine. Medyo mahal din po yun. Opo, at saka maganda yung sinabi nyo kanina na doon sa mga nakagat ng aso, huwag magatubili, baka sabihin lang magastos ang bakuna, libre pala naman ang bakuna, kung sakali. Opo, pumunta po sila sa ating mga ospital o sa RHU. At para mabigyan ho ng anti-rabies na shots. At wag ho magpabagal-bagal ho o pumunta sa albularyo. Delikado ho yung katulad nung nangyari dun sa dalawang insidente. Delikado ho yung kailangan mabigyan ho kagad kayo ng drugs, anti-rabies drugs at ma-inject po kagad. Opo, opo. Yun namang karne ng baka na infected o kaya baboy, wag na rin muna sigurong kainin na po, Doc. Gob. Po, hindi po pwedeng kanin yun. Kung talagang po yung nakakagat ay rabies na po, eh alam nyo po, matatransmit po yung virus na yan sa tao pag kinain nila yung baboy o baka. Kaya po ang instruction dyan, pag may report na po nga, kasi ay kailangan po sila kasi mag-report ng, within 24 hours. Eh, kaya pinupuntahan po ng team ng provincial veterinarian po namin kagad yun. So sinasabi, sinusupervision po na mailibing na kaagad at maayos po yung pagka-dispose. So, hindi po pwedeng kanin yun. Opo, opo. Sige po. Governor, salamat po sa impormasyon. Magdamaga po sa inyo. Happy Easter po sa inyo. Happy Easter din po. Salamat po. Governor Presbytero Velasco Jr. ng Lalawigan ng Marinduque. Ang oras po natin ay alas 6:40 na po. Punta tayo kay Christian Manyo muna. Super sa Radio. Palengke. Melo del Prado. Super Radio. DZWB. Ito naman tayo sa Galunggong at saka iba pang isda sa Pasay Public Market. Is better than anything, Diego. Ayan. Yeah. Christian Manyo, kumusta dyan, Christian? Super Radio. Christian, hello. Christian Manyo. Okay, ikaw na. May kataasan ang presyo ng galunggong, particular na dito sa may Pasay City, sa may Libertad Market, particular na yung mga galunggong na imported na binibenta dito, habang mababa naman ang dihamak ang presyo ng makarela dahil sa dami ng supply kumpara sa lokal. Pero paliwanag ng ilang nagtitinda ng isda, parehong mabili ang local at imported dahil mura ang imported na hinahanap ng karamihan, habang masarap at sariwa naman ang lokal na mas gusto ng iilan. Narito ang bahagi ng ating panayam.
Yung makarel, maraming supply ngayon na frozen. Yung galunggong, ngayon, konti ang supply ngayon, kaya medyo mataas pa rin ang presyo. At ang pinagkaiba sa presyo, isa na yun. Mababa yung frozen, yung local, mas mahal. Sa last, naman, siyempre, mas masarap pa rin ang sarila. Sa presyo ng isda dito sa Pasay Public Market, Melo, ang galunggong ay nasa 200 pesos ang kada kilo. Makarel ay nasa 100 pesos kada kilo. Tulingan, 170 pesos. Tambakol, 160 pesos. Bangus, 170 pesos. At ang tambakol ay 160 pesos. Ako, si Christian Manio ng GMA Super Radio, DCWB, Dapat. Super Radio Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Alas 6:42 na po ng umaga. Radio na, TV pa. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Orly Trinidad, Melo del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WBTV. Ang nakikita po ninyo ay listahan ng mga most wanted criminals ng bansa. Bakit makabi pa rin ni Elias ang sinisisi nyo? Hinahanap na ang ama ni Elias. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang mga kabarangay natin. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Canada, get ready for the biggest sparkle experience. Featuring today's brightest and sparkles best. Sparkle World Tour 2024, Canada. April 5 in Calgary and April 7 in Toronto. See you there. Si Kalihim Jungkumin, minamahal mo raw siya. Opo. No more holding back. Iniibig ko si Jungkook, ganun ka rin ba sa kanya? As they fight for their love until the very end. Alam mo bang maaari maging buma sa ginawa mong pag-amin ng iyong pag-ibig sa kanya? You don't want to miss the legendary finale week. Ipatapon niyo si Jungkumin sa malayong lugar sa labas ng palasyo. Ako manggagamit ang hari. Kailangan ko pa rin tuparin ang aking tungkulin. Hindi ako maaaring umalis. Jewel in the Palace, Monday to Saturday, 2:30 p.m. on GTV. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Thank you.
Mielo Del Prado, panalo! Doon po sa Cebu, mga taga Cebu, magpapadala daw niya ng stationary tanks sa Cebu. Although hindi sila inclined na mag-declare ng crisis sa tubig, pero sila'y nakaprepara ngayon. At marami po, 28 bulubundukin barangay po sa Cebu City ang kulang sa tubig po ngayon doon. Dito naman po sa Metro Manila, mga kapuso, huwag tayong mag-alala. Sabi ng Task Force El Nino, hindi nakikita na makakaranas ng krisis sa tubig sa Metro Manila, pero posibleng makaranas ng paghina sa supply ng tubig. Sinasabi na rin ng MWSS natin, ano ha? So, yun po, marami mga tips paano magtipid ng tubig. Si Asik Joey Villarama, may mga tips siya na ibinigay. Depende na sa inyo kung susundin ninyo, pero sana sundin ang karamihan. Kasi ibang usapan yung nagbigay ka ng tip. Alam naman natin yung mga hakbang, ang problema sa atin, yung iba talagang walang pakialam sa tubig. Oo, ubos-ubos biyaya, di ba sabi ng mga matatanda? Pag naubos, nakatunga nga. Oh, meron din mga tip tungkol sa anong tawag dito sa para mapagaan ang ating pakiramdam, maginawahan tayo sa ngayong mainit na panahon. Mga kapuso, yan po ang ating issue ngayon eh. Kaya huwag kayong magpapahuli sa mga malalaking balita at talakayin sa mga malalaking issues. Subscribe na po kayo sa YouTube channel ng DCBB. Magtungo sa @DCBB594 sa YouTube at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alas 6.48 na po ng umaga, oras po natin sa buong Pilipinas. Nag-survey yung mga teacher. 77% na nasabing ay talagang hirap na hirap sila ngayon sa pagkaklase. O, ilang lokal na pamahalan po sa Metro Manila nagsuspende na ng klase. May mga pagbabago sa kanilang mga klase. Ang iniiwasan nila dito yung oras na alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Katindihan na ng katirika ng sikat ng araw, mga kapuso. Yung iba pa, meron na silang ang tawag doon ay trigger temperature. Pag naabot yung temperatura na yon, automatic, mga kapuso, blended learning na kaagad. Ayan, no? Yung mga iba namang mga paaralan, nagre-rely doon sa discretion po ng kanilang mga school divisions superintendent o kaya mga principal para magpasya kung sususpindihin na po ang klase at magpapatupad ng blended learning, mga kapuso. Meron tayo mga tip din dyan, ha? Pakinggan muna natin ito. Super Radio. Itong sinasabi ng DepEd. Melo Del Prado sa Super Radio DZWB. Iba-iba po ang sitwasyon, no, sa bawat lugar sa ating bansa. Pwedeng mainit sa Luzon, hindi ganun kainit sa Visayas. Ang LGU naman po, meron din silang authority. It is well within their powers para magsuspend din ng classes. Ang sinususpend lang po natin ay in-person classes. Yung mga alternative modes such as online learning, pwede rin yung mga modular learning. Yan po yung ginagawa natin sa ngayon. Pag napakainit po ng panahon, mas magandang maluwang, hindi masyadong nagsisikipan, may bintana, kaya naman ang ventilador, may iba pa nga, may air condition. At yung mga bata ay nakakainom kagad ng tubig. May sapat na tubig doon para hindi sila na dehydrate. Super Radio! Melo Del Prado sa Super Radio DZWB. Si Asik yun, Yusek Eric Tayag ng Department of Health. Kaya lang, Yusek, ano, yung mga solusyon na nakikita natin eh, may epekto rin eh. Merong balik eh. Tulad ng pagpapaandar ng electric fan sa aircon. Mahal ang kuryente. O magmamahal para ang kuryente. Lalo na pag gumamit ng diesel. Yung mga diesel power plant natin. Si kakapusin. Yun ang mga ano doon eh. Yun ang mga epekto, mga kapuso. Si Attorney Michael Poa, spokesman ng Department of Education po, ay narinig din natin, mga kapuso. So magusto tayo sa mga tamang gawin o mga dapat gawin kapag mainit ang panahon. O ito po, may mga research kami dito na siguro alam nyo na rin naman ito, pero paalala, ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Lalo yung mga walang pakialam, bayad lang ng bayad. O, mahal ang kuryente, bayaran natin. May pera kayo. Paano naman yung iba? O, kulang ang tubig, walang pakialam. Hindi po sa ano yan eh, sa mahal o mura eh. Baka magkulang tayo ng tubig tsaka kuryente. Yung po yun eh. Pare-pare tayong madidisgrasya dyan. O, para makaiwas sa heat stroke, high blood at iba pang sakit, kumain ang mga pagkain na magaan sa tiyan. Gulay-gulay tayo tsaka prutas. Huwag kumain ng maraming karne na nagpapainit. Papainit ang ating katawan.
Kumain na madalas pero pakunti-kunti lang. Yun. Habang may hawak na malibig na tubig, itapat sa kamay natin, at saka yung dampi-dampi natin ganyan, o yun, pwede yun. At mag-exercise tayo doon sa maaga pa lang. Exercise, huwag yung katirikan ng araw. Meron na pong mga nahihimatay, meron nga namatay dahil sa heat stroke, mga kapuso. Ayan, yung mga electric fan nyo, linisin nyo naman. Yung mga filter na mga aircon, linisin nyo naman. Super Radio! Tama ba yun? Melo Del Prado sa Super Radio DCW. Ito tayo kay Manny Vargas. Alas 6.52, face-to-face classes sa maraming pampublikong paralan sa lungsod ng Maynila. Tuloy ngayong umaga na ito. Manny Vargas! Manny! Wala pang... Thank you, Melo. Magandang umaga siya sa mga kapuso natin. Wala pang suspensyon ng face-to-face classes sa maraming paralan sa elementary at high school dito sa lungsod ng Maynila. Base na rin sa ginawa nating pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng lungsod ngayong umaga. Matay na rin ito sa patakaran ng Department of Education National Capital Region na nasa kapangyarihan ng mga punong guro ang desisyon sa sistemang gagamitin sa edukasyon sa gitna ng hamon ng mainit na panahon. Pero para matiyak na maayos ang kondisyon ng mga bata, ipinatutupad na yung pagsuot ng komportabling mga kasuotan sa mga paaralan. Yun yung sinasabi ko na kung mainit naman ang uniforme, pwede ba wag pag-uniformehin ang mga bata? Yung mga light lang ang suot, di ba? Wag naman sando. Totoo. Eh, sinasabi nga naman nakausap natin mga punong guro. Principal Randy MN ng Aurora Elementary School o Aurora Peson Elementary School ito sa Luzon, Manila, pinapayagan nila yung PE uniform at pagsusuot ng puting t-shirt. Yung... At kahit ang mga guro, hindi nga po pinapayuhan na rin pagsusuot ng civil. Napuputol si Manny Vargas, alas 6.52 ang oras po natin. May mga tips. Huwag kayong mag-iiwas. Maya't maya dapat na umiinom ng tubig. Ayan, kasi pinagpapawisan tayo eh. Ayon. Ayan, di ba? Manny Vargas, dapat mag-iinom din ng tubig yung mga bata. Dapat may baon na tubig yan, yung mga water jug nila. Kaya sa botelya lang, Manny. Oo, tama ka dyan, Kuya Melo. At meron ding mga nakahandang drinking fountain sa mga paaralan. At kanina, nakausap natin yung iba sa mga magulang. Meron din silang sinasabi dyan. Ang sinasabi nga ng mga magulang na nakausap natin, kung talaga namang mainit, dapat lang talagang nasa bahay ang mga bata at doon na gawin ang kanilang pag-aaral. Okay. Narin din tinig ng ilan sa mga nakausap natin ngayong umaga. Pindi naman po subata yun. Kung pupokus siya, may matutulan siya. Kahit nasa bahay lang? Opo, kahit nasa bahay lang. Sobrang init po talaga sa school . Hindi po kaya yata ng mga bata na ganyan kainit yung panahon ngayon. Pag mainit ang panahon, kailangan sa bahay na. Kasi mainitan lang yung bata . Tapos hindi po totoo na wala natututunan yung mga bata? Oo naman, nandiyan naman yung teacher gabay. Online. Yan yung tinig ng ilan sa mga nakausap nating mga magulang na sabi nga nila kahit naman sa bahay may matututunan ng mga bata. Depende sa bata at sa magulang at guro na rin yan. Ibang klase na ngayon. Araw nung tayo ay mga elementarya pa lang, ang suspension ng klase nakabatay sa babala ng bagyo. Diba? Ngayon ay heat index na pinag-uusapan. Alam mo, Kuya Mera, di ba noon, minsan malalim na nga ang baha bago nagsususpend ng klase. Oo, totoo yun. Kaya, pero yung init ba kakayanin natin? Parang hindi. Naman, ano? Noon, okay. Wala tayong ganyan. Kasi nga naman, yung Abril at Mayo, bakasyon tayo. Kasi, pero ngayon. Iba kasi ngayon ang pasukan, ang umpisa ng pasukan. Kaya dapat ibalik na raw sa dati. Manny? Oo, tama ka dyan, Kuya Mero. Ayan, kasama sa mga pinag-aaralan at pinag-uusapan na rin ng mga guro at mga otoridad sa ilalim na rin ng DepEd. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWD. Dapat, totoo. Super Radio! Melo Del Prado sa Super Radio DCWD. Dapat daw yung Sports Fest ng DepEd. Meron pa yatang palarong pambansa na nakaschedule. I-cancel muna, suspendin muna. Alas 6.55 na po ng umaga. Radio na, TV pa. Melo pa! Melo Del Prado sa Super Radio DZWB. We'll be right back.
Super Radio Stations Nationwide. Sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ngayon po, wala na si Mami. Ano yun? Kung yun sana isipin na wala ng mami mo, andyan lang siya. She's up there, watching over you like a guardian angel. My Guardian Alien, weeknights 10:30 p.m. on GTV. Ang nakikita po ninyo ay listahan ng mga most wanted criminals ng bansa. Bakit makabi pa rin ni Elias ang sinisisi nyo? Hinahanap na ang ama ni Elias. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang mga kabarangay natin. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Siyete na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Sa ating mga public service. Sa servisyo puso! Tungkol pa rin sa tubig po ito, mga kapuso. Kung kailan naman mainit ang panahon, may mga water service interruption tayo. Ano kaya nangyari dito? Ayan ha, Manila Water. Mamaya pong alas 10 ng gabi hanggang bukas naman ng alas 4 ng umaga. This oras pala naman ng gabi hanggang madaling araw. Sana pag tungtong talaga ng alas 4, bago mag alas 4, may tubig na makaligo naman yung mapapasok sa trabaho at hindi mainit ang pakiramdam, di ba? O yun, isang bahagi ng pagtitipid din siguro to. Antipolo City, ilang bahagi po ng barangay De La Paz. Baka may kukumpunahin. Taytay Rizal, ilang bahagi po ng barangay Dolores. Maynilad, mamaya pong 11 p.m. hanggang bukas po ng 4 a.m. ang dyan sa Caloocan City, barangay 166, ang mawalan po ng supply ng tubig! Tubig! Yun naman, oh. Sa serbisyo publiko! Ito muna tayong magsagawa ng mga outdoor activities natin. Kung gusto nyo na may mga gagawin sa labas, agahanin nyo o kaya naman ay di siya pag-uwi na. Sa bandang hapon na po, mga kapuso. Yan ha. Iwas tayo at magdala tayo ng salakot. Salakot? Salakot yung mga lapad na ganun. Ano ang tawag nila doon? Parasol daw ang tawag doon. Yan ha. Salakot. At saka magsuot daw tayo. Huwag naman daw magtanggal ng underwear. Pwede ba? Sabi ng DOH. Huwag naman. Cotton. Cotton underwear. Dalawang ano yun. Isang dating health secretary. At ang nagsabi naman, cotton underwear ay yung ating bagong secretary ngayon. Secretary Herbosa, dating secretary ay si Secretary Garin, Janet Garin. Salamat po mga kapuso, stay hydrated. Yan naman ang ating sinasabi sa inyo para maiwasan po natin ang mga peligro kaugnay po ng sobrang init ng panahon. Mga kapuso, di pa natin alam kung ano, tantya-tantya pa lang ngayon kung ano magiging heat index natin, bukas pa magkakaalaman. Pero sa itinakbo ng mga pangyayari, ilang araw na po, ilang linggo na, ay talagang grabe naman talagang pulahil. Grabe init eh. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Para mga balita, mainit din. Babalita na po kami. Alas 7 na po ng umaga. Radyo na TV pa! Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DCWB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. DCWB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DCWB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DCWB, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan.
Super Radyo. Super balita sa Umaga Nationwide. Standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras 3 minuto makalipas sa alas 7. Sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Joel Reyesabel at Melo Del Prado. Miyerkules po ngayon, ika-3 sa buwan ng Abril, taong 2024. Sa ating mga headlines, pagtaas ng demand o pangangailangan sa kuryente ngayong tag-init, posibleng mauwi sa dagdag singil sa kuryente ayon sa Department of Energy. Iba't ibang lugar sa bansa nagsuspende ng face-to-face classes ngayong araw dahil sa matinding init ng panahon. Inaning palay sa bansa, bumaba sa gitna ho ng El Nino ayon sa isang grupo ng mga magsasaka. Maging itlog at pagdami ng kuto, mas mabilis tuwing mainit ang panahon ayon sa Department of Health. Mga kaso ng pertussis o yung whooping cough sa bansa, kontrolado na ayon sa Department of Health. Mga bayan ng Buac at Benavista sa Marinduque, sinailalim sa state of calamity dulot ng pagdami ng mga kaso ng rabies. Trust at approval ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte. Kapwa bumaba sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. 2028 Presidential at Vice Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Inilabas. Mainit na. Abangan. 16 na Pilipino pasok sa billionaires list ng Forbes magazine ngayong 2024. Super Balita sa Umaga Nationwide. Mga kapuso, huwag pong papauli sa malalaking mga balita. Talakayan sa malalaking mga issue. Subscribe na po kayo sa YouTube channel ng DZBB. Magtungo po sa at DZBB594 at DZBB594 sa YouTube at mag-subscribe. Bantay panahon! Patuloy po na mararanasan ang mainit na panahon sa buong bansa sa kayong po ay umiiral ang ridge of high pressure area sa silangang bahagi ng Luzon. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pagulan, pagkulog at pagkidlat dulot po na localized thunderstorm. Samantala, 5 lugar sa bansa ang inaasahan pa rin makapagtatala ng danger level na heat index o yung damang init ngayong araw at posibleng umabot po ito sa 42 antas ng sentigrado. Kabilang po dyan ang mga sumusunod na lugar. Makinig, Apari, Cagayan, Pili, Camarines Sur, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar at Giwan, Eastern Samar. Kapag nasa danger level ang heat index, posible ang heat cramps at heat exhaustion at maaari rin po itong mauwi sa tinatawag po nating heat stroke. Bantay panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Inaasahang tataas po ang demand o pangangailangan sa kuryente ngayong tag-init. Ayon sa Department of Energy, iyan ay dahil tiyak na mas madalas gagamitin ng mga consumer ang kanilang mga ventilator at air conditioning unit para maibsan ang mainit na panahon.
Dahil naman sa pagtaas po ng demand, sinabi ho ng Energy Assistant Secretary na si Mario Marasigan, posible itong mauwi sa dagdag singil sa kuryente. Anya, mapipilitan kasing gamitin ang mga fuel generating power plant para magdagdag ng supply ng kuryente. Hindi pa rin natin isinasaalang-alang na pwedeng mangyari yan anytime from today. Kaya naka-standby yung ating mas mahal na fuel na generating facilities para tumulong sa ating grid kung kinakailangan. Dulot po nito, nangangamba ang ilang negosyante at ilang consumer. Parang ano yan eh, chain reaction ba? Pag tumaas yung kuryente, tataas din yung ano namin, yung presyo namin. Isang electric pa na lang dun sa may tapat ng pinto para yung ano ng hangin po, mamahigop niya papasok ng bahay, yung mga ganun. Para medyo malamig, tapos bukas yung pinto. Pagkagabi. Magbantay kayo sa magdanakaw. Hindi kayo makakatulog pagkaganon. Bukas ang pinto. Ang magkasunod na tinig po ng negosyanteng si Lourdes Cruz at ng consumer na si Janice Garcia. Samantala, tiniyak naman ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente. Ngunit hindi nila inaalis ang posibilidad na numipis ang reserbang kuryente pero wala namang inaasang anumang brownout. Yung ating pong projection na pinakamataas na demand ay hindi po natin nararating at meron pa po tayong allowance na more than 2,200 megawatts. So hindi pa po tayo magkakaroon ng kakulangan ng supply ng kuryente. Tinig po yan ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Ang oras po natin ay 8 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Nagsuspende na ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila o may pagbabago sa kanilang mga klase dahil sa inaasahang matinding damang init o heat index. Sa lungsod ng Pasay, suspendido ngayong araw ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan at hinihikayat ang alternative learning modality. Sa Nabota City, walang klase sa mga pampublikong paaralan mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon na inaasahang mataas ang heat index. Alas 6 hanggang alas 10 ng umaga ang pasok kapag morning session, habang alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi ang afternoon session sa elementary at alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi ang afternoon session sa high school. Ilalaan sa asynchronous activities ang 10:15 sa daily class schedules ng mga mag-aaral. Sa Malabon City, automatikong suspend dito ang face-to-face classes kapag umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index at ipatutupad ang alternative learning o modular learning. Blended learning ang ipatutupad kapag 41 degrees Celsius at heat index. Ipinaubaya naman ng Manila at Caloocan Schools Division Offices ang pagpapasya sa mga principal ng paaralan kung sususpindin ang klase at magpapatupad ng blended learning. Sinuspindi na rin ang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil po sa inaasahang matinding init po ng panahon. Sa Region 1, preschool to high school, public and private, Santa Barbara, Pangasinan hanggang April 5, Manawag, Pangasinan hanggang April 4. All schools, public and private, Mapandan, dyan po sa Pangasinan. Sa Region 3, all levels, public and private, San Fernando sa Pampanga. Sa Region 6 naman, Iloilo City, all levels, habang ang mga private school at kolehiyo, kabilang po ang graduate classes ay maaari magpatuloy po ng face-to-face classes. Depende po yan sa desisyon ng school heads and administrators. Sa Isabela, Negros Occidental, all levels. Region 7, Talisay, Cebu, public schools hanggang April 14. Ipinaubaya naman ng school heads ang desisyon sa private schools. Sa Region 12, preschool to high school, public and private, General Santos City hanggang April 5. Afternoon classes lang po sa Tantangan, Babanga at Polomolok sa South Cotabato hanggang April 15. Afternoon classes sa 2P South Cotabato maliban po sa mga paaralan sa Barangay Miyasong at Kablon hanggang April 12. All levels, public and private, Sarangani Province hanggang April 19, Sultan Kudarat maging ang trabaho sa lahat po ng lahat ng lokal na pamahalaan hanggang April 15. Suspendido rin po ang klase sa lahat po ng antas sa pampublik at pribadong paaralan sa bayan po na Mayantok, Gerona, La Paz, Bamban, Santa Ignacia, Kamiling, Capas at Paniki. Diyan po yan sa Tarlac dahil po sa power interruption. Dulo naman ang maintenance ng Tarlac Electric Cooperative Incorporated
1. Super Radyo! 11 minuto na po, makalipas ang ikapito ng umaga, may kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan at schools division head na magsuspende ng face-to-face classes kung matindi ang init ng panahon. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng DepEd, wala silang iisang patakaran hinggil dito dahil iba-iba ang sitwasyon ng mga paaralan sa iba't ibang lugar. Iba-iba po ang sitwasyon, no, sa bawat lugar sa ating bansa. Pwedeng mainit sa Luzon, hindi ganun kainit sa Visayas. So, ang LGU naman po, meron din silang authority. It is well within their powers para magsuspende ng classes. Sa gitna nito, nilinaw ni Poa na tuloy pa rin naman ang pag-aaral ng mga estudyante sa pamagitan ng alternative mode of learning at ang tanging sinususpende lamang ay ang face-to-face classes kapag sobrang init na ng panahon. Ang sinususpende lang po natin ay in-person classes. Yung mga alternative modes such as online learning, pwede rin yung mga modular learning. Yan po yung ginagawa natin sa ngayon. Pag napakainit po ng panahon. Ang tinig ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng Department of Education, payo naman ng Department of Health, dapat hindi siksikan sa mga silid-aralan at dapat ay may sapat na inuming tubig ang mga estudyante. Mas magandang maduwang, hindi masyadong nagsisikipan, may bintana, kaya naman ang ventilador, may iba pa nga, may air condition. At yung mga bata ay nakakainom kagad ng tubig, may sapat na tubig doon para hindi sila na dehydrate. Ang tinig ni Health Undersecretary Eric Tayag. Samantala, ilang paaralan sa Palawan nagpatupad ng modular distance learning dahil sa matinding init ng panahon. June Fred Calamba, Super Radio Palawan. June Fred. Super Radyo. Ang mga paaralan dito sa lalawigan ng Palawan ang nagpatupad ng modular distance learning dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Sa panayam ng Super Radyo kay Ms. Grace Estefano, tagapagsalita ng DepEd Palawan, kabilang sa mga eskwelahan na ito ay ang Maringan Elementary School sa bayan ng Cuyo, Old Caruray Elementary School at Caruray National High School sa San Vicente, Coron School of Fisheries at Balsyongan Elementary School sa Coron at Antulariken Elementary School sa Rojas, Palawan. Ayon naman kay Dr. Rafi Manalo, Assistant Schools Division Superintendent ng Schools Division Office o SDO Palawan, inaantabayanan pa kung may iba pang mga paaralan ang magpapatupad ng alternative delivery modes, lalo't pinapayagan naman ang mga eskwelahan na suspindihin ang face-to-face classes. Karamihan sa mga eskwelang nabanggit ay hanggang kahapon lamang ang pagsasagawa ng modular distance learning, subalit ayon sa mga guro na kausap ng Super Radyo, kapag maranasan pa rin na matinding init ay magpapatuloy ang paggamit ng module upang makapag-aral pa rin ang mga estudyante habang ang mga guro naman ay mananatili sa mga paaralan para gumawa ng modules. Samantala, inanunsyo na rin ng pamunuan ng Palawan State University o PALSO kahapon na simula ngayong araw ay hybrid classes o blended learning muna ang sasagawa sa lahat ng campuses nito sa buong lalawigan hanggang April 14 dahil pa rin ito sa matinding init ng panahon. Ako si June Fred Calamba ng GMA Super Radyo Palawan, nag-uulat sa GMA Super Radyo DCWB. Dapat totoo. Super Radyo. Ang pamalambayan po ng Pateros, pinaubaya po sa mga school principal ang pagsuspindi ng klase kung mainit po ang panahon. Balita atin sa atin ni Christian Manyo. Christian, pasok! Super Radyo! Ngayong inaasahan na tataas pa ang temperatura at dulot nitong heat index o damang init, ipinauubaya na rin ng bayan ng Pateros sa mga principal ng eskwelahan ang pagsususpinde ng klase tuwing mainit ang panahon. Ayon kay Mayor Ike Ponce, binibigyan na niya ng otoridad ang mga principal na i-assess ang sitwasyon sa kani-kanilang eskwelahan at magsuspinde ng klase o mag-alternative mode na muna kung kinakailangan. Sa forecast ng PAGASA nitong mga nakalipas na araw, umaabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa ilang bahagi ng bansa na itinuturing na danger level. Ako si Christian Manyo ng GMA Super Radio. DCWB, dapat totoo. Super Radio. Asang madaragdagan pa mga kapuso ang bilang po ng mga lalawigan na makararanas ng tagtuyot hanggang sa katapusan po ng Abril. Sa panayan ng Super Radio DCWB, sinabi ni Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino, na hanggang nitong katapusan po ng Marso, nasa 37 lalawigan ang nakaranas po ng tagtuyot. Karamihan po ay mga probinsya po dyan sa Luzon. At sa katapusan ng Abril, posibleng madagdagan pa ito, umabot po sa 48 probinsya ang makaranas po ng tagtuyot.
end of March, nasa 37 po yung nakaka-experience ng drought. Karamihan po nasa Luzon. So yung projection po for end of April, aabot po sa 48 po yung 48 nasa pa. Drought level. Sinabi pa ni Villarama na batay po sa pagdaya ng pag-asa, halos 80 probinsya sa buong Pilipinas ang maapektuhan ng El Nino pero magkakaiba ang level ng epekto. Dahil dito masusing binabantayan ng Task Force El Nino ang mga lugar na nagdeklara ng krisis sa tubig. Yan po talaga yung binabantayan po natin kasi alam naman natin na pangunahing pangangailangan ang tubig, lalo na po yung pang-inom. Yung mga LGU po, nagdeklara po ng state of calamity dahil po sa water crisis po. Ayun po, naghahanap po ng alternative source po ng tubig. Tinig po ni Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino. Super Radyo. Magpapadala ang gobyerno ng stationary tanks sa lungsod ng Cebu. Yan ay matapos magdeklara ng state of calamity sa 28 bulubunduking barangay sa lungsod na at pagdedeklara ng krisis sa tubig dahil sa epekto ng El Nino. Ayon kay Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino, tuwing nagkakaroon ng problema sa tubig ang isang lugar, agad pumapasok ang National Disaster Resignation and Management Council at ang Office of Civil Defense para magrasyon ng tubig sa mga bahay. Ito anyang agarang solusyon ng gobyerno habang pinag-aaralan pa ng national government at lokal na pamahalaan ang pangmatagalang solusyon. Yung usual na immediate intervention po, yung pagpapadala po ng mga tangke at na nagrasyon po ng tubig para sa mga house. Ang tinig ni Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino. Super! Hindi nakikita po ng Task Force El Nino na makararanas ng krisis sa tubig ang Metro Manila. Tulad po na nangyari ngayon dyan sa lungsod po ng Cebu at lungsod po ng Zamboanga. Ayon kay Assistant Secretary Joey Villarama, nagapagsalita ng Task Force El Nino, bagaman patuloy pong bumababa ang antas po ng tubig sa Angat Dam, hindi pa ito maabot sa 180 meters na critical operating level para umauwi sa krisis sa tubig ang Metro Manila at mga karating lalawigan. Sa ngayon po ay nasa 198 meters po ang level ng tubig sa Angat Dam. Sa gitna nito ay muling pinayuhan po ng Task Force El Nino ang publiko na maging masinop sa pagkonsumo po ng tubig. Sa mas makatitipid anila sa pagkonsumo po ng tubig kung gagamit po ng timba at tapo sa paliligo sa halip na mag-shower. Pwede rin makatipid po sa tubig ang minsan ng pag-flush ng inodoro. Naku. Lalo na kung iihi lang naman at hindi masyadong masangsang ang amoy. Set nyo doon sa maliit lang ang pindutan. Kung pwede naman makapagtipid in terms of yung flushing the toilet. Kasi po, minsan iihi tayo, hindi naman ganun ka kasangsang. Ipunin ng ihi, parang ganun. No, di pwede kay misis yan. Okay, mag-aaway kayo. Mag-aaway kayo ni Commander. No, lalo na kung meron kang, tsaka yung ano, mga anak. Yung mga babae. Oo, at saka lalaki. Naman, dinig po ni Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino. Para naman sa mga establishmento, sinabi ni Villarama na hindi naman pinagbabawal o pinahihinto ang mga negosyo tulad po ng car wash, laundry shop. Subalit dapat maging tinatawag na conscious sa pagkonsumo po ng tubig. Sa katunayan, mas makatitipid pa anya kung magpapalaba. Ha? Sa mga, mahal yun. Laundry establishment dahil mas kontrolado, limitado pong paggamit dito po ng tubig kesa sa paglalaba sa bahay na mas maraming nakukonsumong tubig sa pagbabanlaw ng damit. Samantala! Ito na! Yung antas po ng tubig sa Angat Dam, araw-araw po nating pinatututukan po yan. Patuloy po ang pagbaba. Yan lang naman po inaasahan natin balita rito dahil wala naman pong ulan. Alan Gato sa Alan Pasok. Super Radyo! Dahil dyan, patuloy pa rin ang paalala ng Pag-asa Hydrometeorology Division na huwag mag-aksaya ng tubig at sa halip ay magtipid. Ito'y dahil sa pababa pa rin ang antas ng Angat Dam sa gitna ng kawalan ng ulan at tumitinding init ng panahon. Ayon sa tala ng Pag-asa, na bawasan ng 29 na sentimetro ang antas ng Angat Dam kaninang alas 6 ng umaga. Nasa 198.15 meters na ito kaninang umaga kumpara sa 198.44 meters na antas kahapon. Dahil dito umaabot na sa 13.85 meters ang agwat nito mula sa 212 meters na normal high water level. Pero nasa 18.15 meters na lang ang agwat nito sa 180 meters na minimum operating level na Angat Dam. Maliban sa Angat Dam, bumaba rin ang level ng Lamesa, ang Buklaw, Binga,
at San Roque Baging ang Pantabangan Dam. Ako si Alan Gatos ng GMA Super Radio DCWB. Dapat ito. Super Radio! O, dyan naman sa Iloilo, antas ng tubig sa dam sa Iloilo, malapit na sa critical level. Mula sa GMA Integrated News, magulat si Kim Salinas, GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kim! Super Radio! Kim! Super Radio! Antas ng tubig sa dam na pinagkukuhanan ng supply ng Metro Pacific Iloilo Water, mas mababa na sa normal level. Ngunit ang MPIW, tiniyak na sapat pa ang supply ng tubig para sa mga consumer. Ayon sa pinakahuling advisory ng Metro Pacific Iloilo Water, nasa 93.80 meters above sea level ang tubig sa Maasin Dam. Mababa ito sa normal level na 94.85 meters at mas malapit na sa critical level na 93.60 meters. Ngunit sa kabila nito, wala naman daw dapat ikabahala ang mga consumer. Ayon sa Operations Division Head ng MPIW na si Engineer Jed Rojas, nananatili pa rin stable ang water level sa kabila ng pagbaba sa antas itong mga nakarang linggo. Ang bulk water supply naman, nasa 70.54 million liters per day matapos managdagan ng 10 million liters per day. Pinapalakas na rin ng MPIW ang repair activities nito sa mga tubo na may tagas na isa sa mga itinuturong dahilan para maapektuhan ang supply ng tubig. Melo Joel, noong nakarang linggo, nagpatupad ng bagong schedule sa water delivery ang MPIW sa ilang bahagi ng Iloilo City at ilang bayan sa lalawigan ng Iloilo upang mabigyan ng supply ng tubig ang lahat ng mga consumer dito. Ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas at GMA Integrated News. Nagulat sa Super Radio DZWB. Dapat totoo. Salamat Kim Salinas, GMA Regional TV 1 Western Visayas. Yung mga hakbang sakaling patuloy na buwaba po antas ng tubig sa Angat Dam, nakalatag na ayon po sa Task Force El Nino. Alamin natin ang balita ng malaki Tuesday nyo. Tuesday, pasok. Super Radio. May nakahandang contingency measures ang pamahalaan para hindi magkaroon ng water interruption sa Metro Manila at Karatig Lalawigan dulot ng patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam. Sinabi ni Task Force El Nino spokesperson at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama na may tinatawag na pressure management ang MWSS. Ito ay ang pagbabawas ng presyo ng tubig sa mga patay na oras o mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 o alas 5 ng madaling araw. Ibig sabihin, pahihinaan ang presyo ng tubig na umaakyat sa mga bahay sa mga oras na tulog ang karamihan ng mga residente at hindi gumagamit ng tubig. Samantala, nakaantabay din anya ang mga deep well na nagsisilbing backup para sa source ng tubig sakaling umabot na sa critical operating level ang tubig sa Angat Dam. Paliwanag ni Villarama, ang mga tubig sa deep well ay dadaan sa MWSS para sa processing at treatment saka padadaanin sa linya ng concessionaires patungo sa mga tubo ng tubig na diretso sa gripo ng households o mga bahay. Ayon pa kay Villarama, mayroon ding package treatment plants na available para makuha na ng source ng tubig ng water concessionaires tulad na lamang sa Putatan, Muntinlupa City kung saan ang tubig ay manggagaling sa Laguna Dibay. Ako si Tuesday Sagunyu ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio! Samantala, bilang na mga naitalang sunog sa Western Visayas sa nakalipas sa tatlong buwan, buwapalo na sa mayigit sa 1,100. Ivan Agwana, Super Radio Iloilo. Ivan! Super Radio! Melo, patuloy ang pagtaas ng mga naitalang insidente ng sunog sa iba't ibang lalawigan dito sa Western Visayas at ang mga nangyayaring grass fire dahil rin ito sa sobrang init ng panahon. Tatapos mula sa Bureau of Fire Protection na 6, umabot sa 1,157 ang bilang na nangyaring sunog sa rehon simula Enero 1 hanggang buwan ng Marsong taon. Mas mataas ito sa 60% kung ikumpara sa kaparehong panahon noong nakarang taon na nasa 511 lamang. Nangunguna ang lalawigan ng Negros Occidental sa may pinakamaraming natangkap na at nirespondihang sunog na umabot sa 509. Sinundan ito ng lalawigan ng Iloilo na umabot sa 445, lalawigan ng Antigua na may 93, Capiz 51, Aklan 39 at lalawigan ng Guimaras na mayroong 38. Umabot naman sa 177 million pesos ang kabuuang mga ari-arian na nilamon ng apoy sa loob ng tatlong buwan base iyan sa datos. Samantala, umabot naman sa 297 ang naitalang grass fire sa buong rehon ngayong taon. Ako si Ivan Aguan ng GMA Super Radio Iloilo. Nag-uula para sa GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide.
Mga kapuso, kayo ba'y makakalimuti na sa dami ng inaasikaso at iniintindi araw-araw? Stress out na sa sunod-sunod na meeting at classes. Makakalimutin ka ba lagi? Suot mo ng salamin mo, hinahanap mo pa. Nakasakay ka na ng sasakyan tapos naiwan pala ang cellphone at ibang gamit mo. Sa school, nag-review ka naman. Pagdating na exam, nakalimutan ang pinag-aralan. Mahirap pag maraming nakakalimutan. Para brainy good, dapat healthy lifestyle. Iwas sa puyat, mag-exercise regularly at kumain ng masustansyang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Memo Plus Gold. Gawa sa pure and natural bacopa munyera para laging focus at mentally alert, mga kapuso. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Outlet at sa mga pangunahing butika nationwide. Online din sa Shopee at Lazada. Paalala lang po, ang Memo Plus Gold ay hindi isang gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7.27, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Maggie Magic Chicken Cube. Ang sarap ng chicken at Maggie Magic sarap, pinagsama na. Magic Chicken Cube. Ang tinola, may isa sarap pa. Magic mo lang. Maggie Magic Chicken Cube, 5 pesos lang. Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Pag nakakita po tayo ng check, ano bang unang pumapasok sa ating isip, mga kapuso? Eh, ibig sabihin, tama, wasto, hindi ho ba? Eh, check po na right med, ganyan din po, ibig sabihin yan. Oo, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Yan ang ibig sabihin po ng check po na right med. Dahil ang mga gamot po ng right med, abot kaya po ang presyo, pero high quality po ang pagkakagawa, hindi po kayo may minosin. Kaya kapag gamot ang hanap, eh, wag po tayong mahihiyang magtanong. Hanapin po ang check po ng RightMed. Para sa mga listahan ng mga produkto RightMed, bisitahin po kanilang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph. If symptoms persist, consult your doctor. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ang oras po natin ay alas 7.29 na po ng umaga. Bumaba ang inaning palay ngayong taon sa gitna ng El Nino. Ayon kay Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated, saklaw nito ang 40% lamang ng kabuang ani ng palay sa buong taon at posibleng hindi ito sumapat hanggang sa susunod na anihan simula sa Setyembre. Compared sa previous periods na wala tayong El Nino, ang tingin namin medyo significant yung pagbaba ng output natin. Itong inaani ngayon, tawag nito dry season crop. Baka yung supply natin, bagamat marami ngayon dahil umaani ngayon, baka hindi siya umabot yung sa susunod na ani. Ang tinig ni Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated, ang pahayag ni Montemayor ay taliwas sa datos ng Philippine Statistics Authority na nagsabing tumaas ang produksyon ng palay at mais noong unang yugto ng taon sa kabila ng epekto ng El Nino. Nagbabala din si Montemayor na posibleng magkaroon ng problema ang bansa sa susunod na panahon ang pagtatanim sa Mayo o Hunyo dahil maaring maantala ang pagpasok ng tagulan dahil sa El Nino. Apektado na po ng matinding init po ang isang manukan.
Poultry Farm sa lungsod po ng General Santos. Dahil matindi ang init, mahigit 100 manok po ang nangamatay. May mga araw umano na nasa mahigit 10 manok o sisiw ang namamatay. Dahil dito gumagawa na po ng mga hakbang yung mga may-ari po ng poultry farm para maibsan ang epekto po ng mainit na panahon sa kanilang mga alagaing manok. Samantala, mas mabilis mangitlog at dumami ang mga kuto kaysa... Ako, ganun. Kaysa sa manok. Kaysa sa manok. Baka magparami na tayo ng kuto. Naku, nakakain ba yung kuto? Kapag mainit, biro lang po yun. Yan po ang babala po ng Department of Health sa publiko. Sinabi pa ni Health Undersecretary Eric Tayag na kadalasang kumakalat ang kuto dahil sa hiraman ng mga gamit. O dahil sa nakatabi mo, naghihiraman kayo ng suklay, yak, sombrero, ano mang nilalagay sa ulo na ginagamit ng iba, ay maaaring mailipat yung kuto, yung pundan ng unan. So maaaring mahawa yung iba. Yak. Bili tayo ng suyod, suyod. Sarap na sarap yung iba, oh. Sa pagtiris ng kuto. Ayan, oh. Sarap na sarap. Ayo. Ayan, oh. Ang tinig po ni Health Undersecretary Eric Tayag, gustong-gusto mo no ng kuto na tumira at pangitlogan ang mainit na buhok at pawisang anit. Batay sa pag-aaral ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM, ang mga batang may edad 3 hanggang 12 taon ang karaniwang kinukuto. Nilinaw naman ng Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika na hindi nagdadala ng anumang sakit ang kuto kaya't hindi ito itinuturing na public health hazard. Suklay lang, anong suyod lang katapat niyan. Suyod, suyod. Ayan, at maligo. Hindi rin naman na nakukuha ang kuto sa mga alagang hayop gaya ng aso at pusa. Pulgas yun sa aso. Narito po naman ang ilang payo para maiwasan ang pagkakaroon ng kuto. Panatilihing malinis ang katawan. Dalasan ang paglalaban ng mga tuwalya, unan, kumot at bedsheet. Linisin ang mga sopa o mga gamit na nasasandalan ng ulo. Hugasan ang mga ginagamit sa buhok gaya ng suklay, sombrero at iba pang hair accessories. Iwasan ang hiraman ng gamit. Ugaliin ang pagsisiyasat sa anit kung may pangangati. Kung mayroong kuto, agad kumonsulta sa dermatologist para maresetahan ng gamot at maturuan sa tamang paggamit ng lye shampoo. Epektibo rin ang araw-araw na pagsuyod sa buhok. Pagupit pati kayo, pagupit, pagupit. Ayun, oo. Abahan, lagu-lagu ng buhok nyo. Huwag naman magpakalbo, huwag naman magpakalbo. Pagupit lang po. Pagupit. Kontrolado na po ang mga kaso ng pertussis o yung whooping cough sa bansa. Ito ay sa kabilahon ng pagdetektara ng whooping cough outbreak sa ilang lugar sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nag-plato o nagpa-plato na raw o hindi na ho tumataas ang bilang po ng mga kaso ng pertussis sa Pilipinas. Nagpa-plato siya, pero we're closely monitored. Luckily, meron tayong bakuna para dito. So very important, wala ang dapat ikatakot dito sa sakit na pertussis. Inig po ni Health Secretary Ted Herbosa, anya, meron pong Regional Epidemiology Surveillance Unit na nagmo-monitor sa mga kaso ng pertussis sa buong bansa. Kasabay nito, inikayat po ni Herbosa yung mga magulang, pabakunahan yung kanilang mga anak. Ngunit ang problema, merong nararanasang kakulangan sa supply ng bakuna kontra pertussis sa buong mundo. May pambili naman tayo, kaya lang binibili natin yan sa UNICEF. May pagdaigdigan yan shortage. Sa Pilipinas, sa parehong panahon, 1 milyong mga bata ang hindi nakakuha kahit isang bakuna. May ilan nag-agam-agam pa sa bakuna. Tinig po yan ni Health Undersecretary Eric Tayag. Isinailalim na sa State of Calamity ang mga bayan ng Buac at Buenavista sa Marinduque dahil sa pagdami ng mga kaso ng rabies. Batay sa datos ng Marinduque Provincial Veterinary Office, mayroong na-report na 89 na kaso ng rabies sa mga hayop. Sa naturang bilang, 42 ang nagpositibo sa laboratory test habang 34 naman ang suspected cases. Mayroon na rin na italang 2 na nasa way dulot ng rabies. Considering the number of human death at saka itong number of animal tested positive for rabies, nasa outbreak po.
ang tinig ni Dr. Josue Victoria, Provincial Veterinarian sa Marinduque. Nauna rito na paulat na ilang bakat baboy ang nagpositibo sa rabies sa Marinduque matapos makagat ng asong may rabies. Samantala, sinabi naman ng Department of Agriculture na wala pang naiulat na tao na tinamaan ng rabies dahil sa pagkain ng infected na hayop. Kasabay nito, binigyang tinandiya na masusing sinusuri ng mga tauhan ng National Meat Inspection Service ang mga karne upang matiyak na ligtas itong kainin. May possibility na ma-transfer pag kinain yung animalian infected. And that's why we're very careful in NMIS on approving pork and cattle. Kailangan may tatak NMIS pagka bumili ka ng baboy or baka. Ang tinig po ni Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Sagot sa pagkahimatay. Una, malakas dapat ang pangatawa natin. Hydrated. Stay hydrated, mga kapuso, di ba? Ayan, at syempre, dapat naka-Immunomax food supplement ang mga bata at nakatatanda. Pareho, bata at nakatatanda. Kasi meron pong parehong Immunomax food supplement para sa mga bata at saka sa mga nakatatanda. Ayan, ha? Matindi po ang init ngayon. Yan ang unang-unang nakakapagpahapo sa atin, eh. Lalo pag pinagpawisan na tayo, mabuti na lang po at may Immunomax food supplement, mga kapuso. Ang Immunomax po ay gawa sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsules for adults. Ito po yun. Yun, yung kulay puti at saka may kulay berde pa. Yung kulay berde nun, mga kapuso, yung po yung Immunomax food supplement na capsule for adults. Forte variant. Yon, pag binuksan nyo, kapsula laman yan, eh. Yung pong mataas na kahon na yon, butelya po laman nun, syrup for kids, Immunomax food supplement. May kulay berde nun. Yun po yung 40 variant ng Immunomax food supplement, syrup for kids. Mula po sa aming studio, o kahit nasaan pa kayo, magandang balita po talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri po ng sakit. Oras, alas 7.38, radyo na, TV pa, kortesiya na, disiplina pa. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso! Op, op, op! Isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus! It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus! Ngayon po, wala na si Mami. Ano yun? Kung minsan ang isipin na wala ng Mami mo, andyan lang siya. She's up there, watching over you like a guardian angel. My Guardian Alien, weeknights 10:30 p.m. on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Cherry Fair, nakahanda ba kayo sa face-to-face classes? Yung iba ay pinauwi na, yung iba ay suspended. Online sila ngayon sapagkat mainit po ang panahon. Pero mga kapuso, magkarga tayo ng bitamina para sa katawan ng mga bata. Alam nyo ba na may Cherry Fair syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis, kayo, hindi kayo pumapayag sa pwede na. Kalusugan ng mga anak nyo ang nakataya dito. Kaya naman ang Cherry Fair po ay gumawa ng Cherry Fair syrup na fortified with zinc. Isa po ito sa mga vitamins made by Cherry Fair na para sa mga kids. Ang Cherry Fair syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup. Talagang sa lasa pa lang, panalo na. Ito pa.
Kargado pa ng CGF yan. May lysine, may turin, may zinc pa, mga kapuso. Saan ka pa? Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating po sa kalusugan ng mga kids. Moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherifer hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ang oras po natin, alas 7.41 na po ng umaga, muling igirit na Malacanang na hindi nila kinikilala ang gentleman's agreement nila dating Pangulo Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Partikular dito ang umano'y pagtatanggal ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa Malacanang, naninindigan si Pangulong Bongbong Marcos na walang kasunduang nabuo hinggil dito at kung meron man ay ginigit ng Pangulo na ipinawawalang bisa niya ito. Super Radyo! Pinag-iingat na Department of National Defense ang publiko sa umano'y patibong ng China sa mga propaganda sa West Philippine Sea. Ito ang babala ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa gitahon ng ibinunyag na gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Chinese President Xi Jinping. Ayon kay Chodoro, dapat magkaroon po ng accountability o pananagutan kung totoo ngang may pinasok na kasunduan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi pa ng kalihim na dapat ay manatiling nakatutok ang mga Pilipino sa illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea sa halip na matuon ang atensyon sa debate sa sinasabing gentleman's agreement. Samantala, kapwa buwaba ang trust at approval ratings nila Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte. Yan ay batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia na isinagawa mula 6 hanggang sa 10 ng Marso. Batay sa survey, bumagsak sa 55% ang approval rating ng Pangulo noong nakalipas na Marso na mas mababa sa 68% na approval rating noong Disyembre ng nakalipas na taon. Mula sa 73% na trust rating noong Disyembre, buwaba naman sa 57% ang trust rating ni Pangulong Marcos noong Marso. Samantala, ang approval rating ni Vice President Duterte buwaba naman sa 67% noong Marso mula sa 74% noong Disyembre. Buwaba din ang trust rating ni Duterte at naitala sa 71% mula sa 78%. Tinatawag na statistically tied. Siginit ng El Nino ha. Si Senador Rafi Tulfo at Vice Presidente Sara Duterte inabuta na sa 2028 Presidential and Vice Presidential Preference Survey ng Pulse Asia na isinagawa mula 6 hanggang 10 ng Marso. Nagbigay ang Pulse Asia ng listahan ng mga pangalan at tinanong ang mga respondent kung sino ang kanilang iboboto bilang presidente kung gaganapin ngayon ang eleksyon. 35% ang pumili kay Tulfo, habang 34% naman kay Duterte. Pumangatlo naman si dating Vice Presidente Lenny Robredo na meron pong 11%. Kasama rin sa listahan sina Senator Aimee Marcos, nakakuha po na 5%. Dating Senator Manny Pacquiao, 3%. Senator Robin Padilla, 2%. Senator Risa Ontiveros, 1%. At si House Speaker Martin Romualdez na nakakuha po ng 0.5%. Sumunod si na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Manila Mayor Isko Moreno. Nagbigay rin ang Pulse Asia ng mga pangalan ng maaaring tumakbo sa pagka-vice presidente na pinangunahan po ni Senator Grace Poe, 35%, habang 16% naman si Senator Aimee Marcos. Sumunod naman po dito si na dating Senator Manny Pacquiao, Senator Robin Padilla, Senate President Juan Miguel Zubiri, Defense Secretary Gilbert Chodoro at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Tinanong din ang Pulse Asia yung mga respondent kung sino sa mga pangalang ibinigay nila ang iboboto sa pagka-senador kung gagawin ngayon ang eleksyon. Nanguna po sa listahan si CIS Party List Representative Erwin Tulfo, sinundan ni dating Senador Vicente Soto III, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senador Pia Cayetano, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Ronald De La Rosa, at Senador Aimee Marcos. Sumunod naman si Ben Tulfo, Senador Bong Revilla, Makati City Mayor Abby Binay, dating Senador Panfilo Lacson, Willie Revillame, Senador Lito Lapid, at Doc Willie Ong, mga kapuso. Ang Philippine National Police gagamit na ng mga civilian expert kontra naman sa cybercrime. Balita natin sa atin ni Mark Makalalad. Mark, pasok! Handa ang Philippine National Police na kumuha ng mga civilian expert upang paigtingin pa ang kanilang hakbangin kontra cybercrimes. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, maliban sa mga polis, kailangan din nila ang tulong ng mga eksperto mula sa civilian sector, lalo na't gumagaling na rin andyan ang mga hacker. Gitni Marbil, handa silang mag-invest kung kinakailangan upang higit na mapalakas
ang kanilang kapabilidad sa paglaban sa cybercrimes. Hindi naman anya maring sabihin ang mga inilatang nilang plano ukol dito, pero bahagi ito ang pag-invest sa pagkuha ng mga sibilyan na eksperto sa counter-hacking. Sinabi pa niyang ng Pinpaship na bago pa siya may talaga sa pwesto, inaganda ang anti-cybercrime group sa kanilang tinututukan at pinaglalaanan ng sapat na pondo. Ang inyong kapuso, Mark Makalala, ng GMA Super Radio. EZWB, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide. Oras, alas 7.46, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Nito Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nito Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Pinahangam mo sa galing mo. Pero sa uli, ako pa rin ang mananalo. Sinisimulan ko na ang mga plano. Pagkatapos nito, buong bansa ituturing kampayan. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Binaligtad ng Court of Appeals ang pag-dismiss ng tanggapan ng Ombudsman kina Manila International Airport Authority MIAA General Manager Cesar Chong at Assistant General Manager Irene Montalbo. Sa 13 pahinang desisyon, sinabi ho ng Court of Appeals na kulang po sa merito ang desisyon ng Ombudsman na nagsagawa ng independent examination. Kasunod po ito ng reklamong pag-abuso naman umano sa kapangyarihan ng i-reassign ni Chong ang halos 300 tauhan ng MIAA noong 2022. Sinabi ng CA na kulang sa basihan at ebidensya ang naging hatol. Agosto po ng nakalipas na taon ang masuspinde ang dalawang opisyal. Sinuspinde ng Department of Environment and Natural Resources ang lahat ng aplikasyon ng Environmental Compliance Certificate o ECC sa lahat ng regional level sa ilalim ng memorandum na inilabas ni DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Lahat ng nakabinbin o isusumiti pa lang na ECC application ay kailangan dumaan at isumiti sa Environmental Management Bureau o EMB Central Office. Ito ang magre-review at mag-aaproba ng lahat ng proyekto sa ilalim ng protected areas. Pero bago aprobahan ng EMB Central Office, kailangan muna makakuha ng clearance mula sa Biodiversity Management Bureau. Ang lahat naman ng environmentally critical projects ay kailangang makakuha ng clearance mula sa kalihim o kanyang authorized representative. Hindi magdedeklara ng gera kontra ilegal na droga ang bagong hepe ng pambansang pulisya na si Police General Romel Francisco Marbil. Sinabi ho ni Marbil na wala na ring ipatutupad na quota system para sa accomplishment ng mga himpilan ng pulisya. All out kami against drug. Wala naman po kailangan na ipupuna all out. Eh, yun na po yung trabaho namin. Pawala yung drugs eh. Tinig po ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Hindi anya tulad po ng mga nakaraan sa pagkakataong ito ay hindi na paramihan
nang huli sa kanilang mga operasyon kontra sa illegal na droga. Kasabay nito, binigindiin ni Marbil ang kahalagahan ng police service. Nararamdaman niya dapat ang taong presensya at servisyo ng police. Kaya ipinatutupad po ang no cell phone while on duty. Nakikinig ba kayo, mga police? No cell phone while on duty. Ba't mo yung naabala? Nagsi-cellphone. Ano ba? Maliba na lamang kung para sa tungkulin, ha? At hindi para sa TikTok ang paggamit po ng cellphone. Super Radio! Hindi all out war, all out performance. Yun. Yan ang dapat. Yan ang dapat ano sa diba? Mga police. 16 na Pilipino ang pasok sa World's Billionaires List ng Forbes magazine ngayong taon. Nangunguna sa pinakamayamang Pilipino si dating Senator Manny Villar na may net worth na $11 billion. Wow. O 619 billion pesos. Sumunod naman sa listahan ng mga pinakamayamang Pilipino sina Enrique Razon, $10 billion. Dollars? Dollars pa rin, dollars pa rin. Dollars to, no? Yan, no? Oh, Ramon Ang, $3.5 billion. Dollars. Ulitin mo. Dollars. Dollars. Hansi, $2.6 billion. Dollars. Henry C. Magkapatid. Henry C. Jr., $2.5 billion. Dollars. Herbert C., $2.5 billion. Dollars. Lucio Tan. Lucio Tan. $2.5 billion. Harley C. $2.4 billion. Teresita C. Coson, $2.3 billion. Elizabeth C. $2.1 billion. Angutan, $2 billion. Tony Tan Kakchong, $1.4 billion. Lucio Ko, $1.2 billion. Susan Ko, $1.1 billion. You can call Lance Gokongwei, $1.1 billion. William Bello, $1 billion. Joel Reyes Obel, $1. With an S. Pinadami mo yung $1. Oh, okay, tama yan. Para tunog marami. Naman. Kahit isang dolyar lang meron ka. Okay. Samantala, pinakamayaman pa rin. Parang magkakamag-anak lang iba dito. Samantala, pinakamayaman pa rin ito sa buong mundo ang French businessman na si Bernard Arnault at kanyang pamilya na may net worth na $233 billion o 13 trillion ano? Pesos. Pesos, okay. Trillion. Mayaman nyo. Hindi mo na itatanong, pare. Oo. Ako yung nawawalang... Wala dito eh. Wala dito yung tito mo eh. Ganun pa. May ayala sa Belba rito. Wala naman. Ako yung nawawalang... Nawawala ka sa listahan. Ni Henry C. Hindi magkakapatid, no? Oh, pero naman, lamang no. Yung panganay. Panganay ba si... Numaraw, pare. Ang nangunguna dyan si Henry C. Kaya lang nung namatay si Henry C. Ay, siyempre. Napaghati-hatian. Nahati-hati na. Pero, si Hans ba ay ano? Panganay ba yan? Alam ko, oh yata. O kaya pala so, mas lamang sa atin ang $2.6 billion. Si Big Boy. Oh. $2.6 billion. Kakapatid. May mag-asawa pa. Sila? Lima yata sila. Oh, nasa listahan. Dalawang babae. Mang Riose, pagkakapuso. Apat na planeta. Ayan, ang tingnan natin. Apat na planeta. Ang masasaksihan sa kalangitan ng Pilipinas bukas po na madaling araw. Ayon po sa PAGASA, makikita bukas po sa planetary alignment ang Venus, Neptune, Saturn at Mars. Andaan nyo na po yung mga di pangkaraniwang largabista po ninyo, ha? Kung meron po kayo. Pero ang Venus, Saturn at Mars lamang po ang pwedeng makita ng tinatawag na naked eye. Para makita nyo yung Neptune, mga kapuso, kailangan gumamit po kayo ng teleskopyo o kaya yung tinatawag nating high-powered binoculars. Ang planetary alignment ay isang termino sa astronomy na lumalarawan sa phenomenon kung saan maraming planeta po nagtipon-tipon sa isang bahagi po ng araw sa pare-parehong oras, mga kapuso. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Kailan? Madaling araw, bukas pare. Bukas na madaling araw. Papasok na po kami sa listahan ng mga pinakamayaman sapagkat naka-align na po ang mga bituin. Planeta. Mga planeta. Pero ano ha? Ano yan? Madikit sa Pilipino, yung alin? Issue ng hygiene, di ba? Oh. Kaya yung mga may mga panukala na ipunin yung ihi.
Sorry ah, sorry po ah, sorry ah. So, pasensya na po kayo ha. Pero ito po yung katotohanan. Inglisin mo, jingle. Jingle, mga kapuso. Ihiba, jingle. Wee-wee, pare, wee-wee. Oo. At ito daw isang paraan para makatipid sa tubig. Actually, meron namang ano eh, meron dalawang buton dyan, di ba? Parang mayroon. Kung meron kang, kung ano, kung maayos yung ano mo, yung mga modernong, paliguran. Moderno ng ano yun, inodoro. Inodoro. Nung araw kasi, di buhos lang. Yung, lalo sa probinsya eh, buhusan mo lang. Yung tinatawag nila water closet daw, di ba? Yun. Dalawa po buton nun, may malaki, may inodoro. Maliit. Inodoro. Pagka wiwi lang, pipindutin mo yung maliit. Tama, Pero kung ano naman, kung di buhos yung ano nyo, eh siguro kung gumamit ka na lang, kung dati isang timba ang buhos mo. Isang tabo na lang, kung kaya. Oh, yun, oh, kung kaya. No? Kung pero kaya. Para ipunin po yung wiwi, mukhang ano, malabo yun. Malabo. Mag-aaway ang mag-asawa talaga. Sa totoo lang, isa po yan, tanungin nyo kayo mga nanonood. Isa sa mga pinag-aawayan ay paggamit, tamang paggamit ng banyo. Kasi ng mag-asawa. Ang mga lalaki, di ba, minsan ano yan, katayo mga, lang eh. May mga sprinkles sa tagilir. Ang mga lalaki, naka-number one. Naka-number one. Pero ang babae, naka-number two yun. So, umuupo sila sa inodoro. Ayun, kaya nagkakaroon sila ng UTI. Totoo. Kaya intindihin din natin mga babae. No? Kaya saka tayo, mga Pilipino, pare malinis. Malinis tayo. Eh, paano ba natin gagawin? Meron mga pamaraan naman. Mga paraan naman na magtipid. Pwede yung dati running water ka pag nagsisipilyo ba? Eh, gumamit ka ng baso ngayon. Diba? Saan? Sa pag... Hindi, sa sipilyo pa. Sa sipilyo, naku ba? Sa labaso na lang yung pag-boost. Hindi, dati kasi running water eh. So, marami pa rin paraan. Yung siguro yung water closet ninyo. Inodoro. Inodoro, mga kapuso. Baka yung pambuhos o kaya yung pang-flash. Gumamit na lang kayo ng mga secondary water. Ina-adjust po yan sa loob. Ayun. May ina-adjust dyan para yung tama lang konsumo ng tubig. Kasi pag minsan kasi mataas, oh, ina-adjust sa loob. Naku, nagkukumpuni ako ng ganyan eh. Tawagan niyo po ako, at ako po magkukumpuni po dyan. Si Melo Del Prado, handyman, mga kapuso. May handyman company po ito. Ako bahala po sa inyo. Opo. Kaya lang, meron na tayong water crisis. Eh, no? Di ba sa Cebu City, tsaka sa Zamboanga City, may water crisis na po dyan. Pero malayo daw mangyari po sa Metro Manila yan dahil nakapag-ipon naman tayo ng tubig. Oo naman. Pero siyempre, yung iba naman kasi, ang alam na nila ang mga diskarte sa pagtitipid, parang wala pa rin pakialam kasi wala pa naman daw yung problema. Parating pa lang daw. Actually, pero, ang Pilipino, pare, pag nakitang, pag habang patuloy ang pagdaloy ng tubig sa kanilang mga grifo, hindi mo asahang magtipid yun. Pero mga kapuso, alam nyo, yung tinitipid nyo na tubig, una-una, nakakapagtipid kayo sa gastos. Sa bayarin. Pangalawa po, nakakapag-conserve tayo para sa future need. Lalo yun, pag dumarating po yung ganitong mga pagkakataon, talaga namang nagkakaroon tayo ng problema eh. Nagkakaroon tayo ng kasalatan sa tubig. Pagka nag-aaksa kayo ng tubig, tignan nyo po yung anak po ninyo. Para painumin nyo ng tubig. Madama ninyo. Tubig. Kailangan ninyo magtipid yan para tubig sa po, kanilang kinabukasan. Yan tubig po, lalo dyan sa Angat Dam, pinaghahati-hatihan po yan para sa irrigation, sa water power generation, meron po doon sa ating mga bahay, sa ating konsumo, sa household. Alalahanin po natin. Hindi nagtipid, baka mawalan tayo ng kuryente. Marami po tayong sinusuportahan sa tubig. So magtipid tayo. Magtipid tayo ng tubig! Yun o! Balikan natin dati mga headlines, pagtaas ng demand o pagkakailangan sa kuryente ngayong taginit. Posibleng mauwi sa dagdag sigil sa kuryente ay sa Department of Energy. Iba't ibang lugar sa bansa nagsuspende ng face-to-face classes ngayong araw dahil sa matinding init ng panahon. Inaning palay ng bansa o sa bansa, bumaba po sa gitna ng El Nino ayon po sa isang grupo po ng mga magsasaka. Pangingitlog at pagdami ng kuto mas mabilis tuwing mainit ang panahon ayon sa Department of Health. Mga kaso po ng pertussis o whooping cough sa bansa, kontrolado na ayon sa Department of Health. Mga bayan ng Buac at Benavista sa Marinduque sinailalim sa state of calamity dulot ng pagdami ng mga kaso ng rabies. Trust and approval ratings nila Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte kapwa bumaba sa pinakabagong survey ng PulseAsia 2028 Presidential at Vice Presidential Preference Survey ng PulseAsia, inilabas na rin. 16 na Pilipino pasok sa World's Billionaires List ng Forbes Magazine ngayong 2024. Good morning muna kina Dr. Maricar Treadhill ng Treadhill ng Makati. Mm-hmm. At Grace Matinig ng Rumblon. Happy birthday din kay Jello Flores ng Santos Compound Las Piñas. Pagbati mula sa mga magulang na sina Peng at Manny Flores. Alright. At sumayon niyo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas, super balita sa umaga nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes Ubel. Magandang umaga, Luzon.
Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Radyo na. TV pa. Opisina. Disiplina pa. Super Balita sa Umaga, nationwide, mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Isang minuto na makalipas sa alas 8, standby, saksi sa Double B. Tapat sa balita, yan ang aming anata. Easy Double B, Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B, Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Super Radio. Ang Super Radio Stations nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Sa adulting, ang daming modes. Dapat may boost. Drink Berkshire Adult Boost every day para boost mode. May active try boost para sa adulting moods mo. I-boost mode mo na. Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Ngayon po, wala na si Mommy. Ano yun? Kung saan ang isipin na wala ng mami mo, andyan lang siya. She's up there, watching over you like a guardian angel. My Guardian Alien. Weeknights, 10:30 p.m. on GTV. Everything kapuso, you can now stream. News. Stream. Drama. Stream. Comedy. Stream. Watch Kapuso shows anywhere with Kapuso. Stream. Pinakahuling survey ng Pulse Asia do sa trust survey, trust rating, tsaka satisfaction rating. Mm-hmm. Yung dalawang matataas na opisyalis natin, Weng, ang Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte ay parehong bumagsak ang kanilang ano, ang kanilang satisfaction rating, no? Si Presidente noong February 2024, 42%. Pero nung itong pinakauling survey, noong Marso, 41%. Bumagsak po siya na 1%. Uh-huh. Malaki ang binagsak din ni Vice Presidente.
57% nung Pebrero, nung Marso naging 54%, 3% ang binagsak. No? Baka sabihin ng iba, maliliit lang naman ang number. Ah, hindi po, pag politiko ka at namumuno ka, gauge yun eh, sukatan, di ba? Totoo yan, totoo malaking yan. Bagay oh, malaking bagay puntos. Po yan. Tapos ang ating Chief Justice, bumagsak din ng 3%. Oh. Ang kanyang satisfaction rating from 37 naging 34%. Ang tumaas ang rating ng 1% sino? Ay yung parehong pinuno ng Kongreso. Ba? Yung ating House Speaker, si Martin Romualdez, from 40% naging 41%. At si Senate President Big Sobiri, from 40% naging 41%. So, bakit kaya? Samantalang pareho silang alam, no? Ingay na ingay sa issue ng chacha na hate na hate ng tao. Ng tao. Oh. At sila ay diba? Napaulat na nag-aaway. Oo, oh, diba? Dito sa issue ito. Pero ang tanong, si Presidente Bongbong ba? Anong sigurong factors kung bakit mo ba ang kanyang rating? Ako hula ko. Presyo ng pagkain. Presyo ng pagkain. Presyo ng pagkain. Mahal talaga eh. Sobrang mahal. At si Vice President Sara, alam natin ang issue kung bakit nagpababa sa kanyang satisfaction rating, yung issue ng China, no? Pwede. Medyo nakakabingi ang kanyang katahimikan. No? O meron nga may naglalabas nga sa social media, kinukumpara yung mga statements niya, halimbawa yung sa Ukraine, sa Hamas, tapos biglang sa China, total silence daw ang vice presidente. So, baka naman di kasi siya natatanong. Di naman kaya. Pwede naman. Pero maraming instances na na-interview siya. Tanungin natin siya tungkol sa bagay na yan. Mm-hmm. Si Rowena Salvacion po yan. Tapos si Joel Ray Zobel. Hanggang alas 9 po kami ni Wenge. Magkakauntaan tayo sa Himpapuwid. Palatong dunang Taxi sa Double B! Pero tayo makakausap, makakapuso. Na-excite ako dito sa project na ito ng COMELEC. Ano yan? Online voting. Online voting? O nandun na tayo sa punto yun, hindi lang pang national natin, dito sa lokal, yung kundi overseas, yung overseas Filipino overseas workers Filipino, natin, diba? Pero online, least, hindi na sila dapat pang pumunta sa mga konsulada natin at saka embahada natin. Kaya online lang, pwede na silang bumoto. Ang laki ng pagbabago na mangyayari doon at saka teknolohiya talaga, no? Technology-based ang mangyayari. Ang gusto ko malaman, ano yung mga safeguards para maprotektahan yung kanilang boto. Nadaya, no? Yes. So, yun nga may safeguard na tayo, mapamanual, mapa-automated. Hindi tayo natigil sa issue ng dayaan, Joel. Mula noong 2010 hanggang itong huling eleksyon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang linaw ng resulta ng eleksyon at yung gap, no, yung laki ng lamang. Kaya lang, ang laki pa rin ng issue ng dayaan. Yun nga. Hindi na natahimik. Yung Smartmatic ka, nagbago pangalan. Smart Magic, di ba? Oo. sige, malalaman natin mga kapuso. Tsaka ibang kontratista dito doon sa Miro. Yes. No? So, paano sila... Ang Miro kasi ay pang-automated elections. Paano sila magtatrabaho, no? Para so, ibig sabihin, pag mag-online voting ka, pwede ka na sa laptop ka lang, PC mo, o kaya cellphone mo, pwede kang bumoto. Baka. Yan ang gusto natin malaman. Nasa linya na natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga. Si Joel Siweng, live po sa Super Radio DCWB GTV. Morning po. Chairman G. Magandang umaga po, Sir Joel, Ma'am Weng. Magandang umaga din po sa mga kababayan natin. Iba pala ang kontratista po natin sa online overseas voting system dun sa Miro, no? Mm-hmm. Paki-explain nga po, Chairman. Opo, Sir Joel, Ma'am Weng, ito po ang strategy ng COMELEC. Kung napansin nyo, una, hindi tayo bibili ng makina. Ayaw natin yan. Renta lang ng makina. Yung sa Miro po, ang na-award sa kanila ay yung machine lang, yung hardware and software ng machine, yung mismong utak ng machine, ika nga. Pero sineperate din po natin yung transmission. Mm-hmm. Dati-dati po, isang company lang lahat, ang transmission, pati hardware and software. Ito po, yung transmission, separate din po yan. At yan po ay maaari mabigay na rin namin yung award o mapag-uusapan na namin. Pangatlo po, yung atin pong OVCS na tinaraw, yung internet voting, separate din pong entity yan. Ayaw po natin na iisa lang may control ng lahat. Software, hardware, transmission, tapos yung system para sa overseas. Ayaw po natin iisa. Mas maganda po, iba't iba para po may counter-checking ang bawat isa. Mm-hmm. Okay. Ilan ang overseas Filipino voters na makikinabang po dito? Noong pong nakaraang 2022, Sir Joel, 1.697 million ang ating overseas Filipino. Considerable pala. Ang dami, no? Opo, unfortunately po ay 600,000 lang ang nakaboto noong 2022. Highest pa po yun, Ma'am Weng at Sir Joel. 40.59% po yun. Highest sa kasaysayan natin. Kaya lang, dalawang modes lang po ang
ang meron tayo nung 2022 kahit nung mga previous elections. In person, meaning, halimbawa, nasa Quezon City ka, ang embahada nasa Maynila, pupuntahan ng mga kababayan natin from Quezon City papuntang Manila pa, yung embahada, yung in person. Yung pangalawa naman, yung padadalhan sila ng envelope na naglalaman ng balota, Sir Joel Mamueng. Kaya lang, nagtataka po talaga ang komisyon kahit po libre ang postage. Pinadala natin sa opisina o pinadala natin sa bahay kung saan sila nakatira, hindi po na ibabalik ng mga kababayan nating Filipinos. And therefore po, ang talagang solusyon ay maghanap ang COMELEC ng ibang paraan ng pagboto. At dyan po talaga pumasok ang internet voting. Kasi sa internet voting, hindi ka na kailangan pumunta sa embahada, mm-hmm. hindi ka na kailangan pumunta sa konsulada, at the same time, hindi ka na pinadala ng sulat. Pwede ka lang makaboto using lang po your iPad, cellphone, laptop. Mm-hmm. Kinakailangan, yun na lang gagamitin mo. At yan po'y sobrang malaking gamit sa ating mga kababayang seafarers, yung mga marino. Oo, na nasa gitna ng dagat. Anong nakikita niyong magiging turnout with this technology, Chairman? Eh sana po, Sir Joel, muna at Ma'am Weng, kahit po bago muna yung turnout, yun mulang mapataas natin yung bilang ng mga botante, na mga sana man lang maging 3 million tayo mm-hmm. ng mga botante para sa overseas. Kasi po hindi naman po makatotohanan na 3 million lang ang Pilipinos abroad. Alam niyo mga 10 to 12 million yan eh. Eh bakit mm-hmm. nagpaparehistro lang 1.697 noong 2022? So tingin niyo with this technology, Chairman, maihikaya to sila na magparehistro at bumoto? Naku, opo, isipin nyo, kahit wala ka naman halimbawa sa US, doon ka nakatira, nagkataon na sa Singapore ka, kahit sa Singapore, makakaboto ka na using only your devices. So, sa ating pong palagay, mahihikayat natin ang ating mga kababayan na mag-participate at bumoto. At napakaganda po ang 2025 test case po ito. Kaya nga po, ang dapat lang naming masigurado, dapat sobrang secure ang ating pong sistema para sa internet voting. Yan naman po talaga lagi ang magiging issue at question. Ano po yung safety measures para masigurado na yung gagamitin na gadget ng mga boboto ay hindi ma-hack ay yung kanilang internet service, hindi ma-hack at maitatransmit at ma-register kung sino talaga ang binoto po nila? Siyempre po, number one, Ma'am Weng, Sir Joel, ay yung experience. Dapat naman, may mga karanasan na doon sa na previously na nakapag-hold sila ng internet voting. Number one po yan. Siyempre yung financial capacity. Hindi naman po ganun kalaki ito kumpara sa machines. Pero siyempre kahit paano, yung bang alam natin na talagang dire-diretso sila at hindi yung mga ungutang-ngutang o kapag naubos ang pondo eh. Mm-hmm. Hindi na malaman kung saan kukuha. At siyempre po yung pangatlo, yung biometrics natin. Mm-hmm. Alam nyo, yung nakagandahan yung po ang dahilan kung bakit ang COMELEC talaga ay kumukuha ng mga biometrics, yung ating facial, iris, fingerprint, na bago ka makaboto, itetest muna kung talagang ikaw yan, mm-hmm. yung mismong boboto. Yung po yung isa sa mga measure upang masigurado na ang bumoboto, yung mismong botante. At mm-hmm. siyempre, pangatlo po, yung security. Tama po kayo, Ma'am Weng, Sir Joel, yung security na hindi ito mahahack. Alam nyo po, sobrang magagaling na po yung aming ITD personnel sapagkat yung pong ating voter search, kung natatandaan nyo noong 2022, ito po yung nakatanggap ng 33 million attempts para ma-hack, pero wala po naging successful. Yung aming COMELEC website po noong December ng 2023, alam niyo po, 3 million ang tinanggap na attempts mm-hmm. para ma-hack, pero hindi po nila sila naging successful. Vigilance po at saka siyempre, tulong na rin ang lahat ng ating mga stakeholders at saka ng mga botante. Paano po yung transmission nun? Kung halimbawa online bumoto ka, diretso na po yung bilang nun dito sa head office ng COMELEC? Hindi pa rin po. Kinakailangan itong dumaan, Ma'am Weng, sa ating Board of Canvassers. Mm-hmm. So, ibig sabihin po, kung nasa Japan tayo, pumoto yung mga kababayan natin, yung pong mismong transmission ay dyan po sa mismong embahada, halimbawa, ng Pilipinas sa Japan, sapagkat mm-hmm. ika-canvass po yun, base sa ating batas ng Board of Canvassers. At yung Board of Canvassers naman ang magpo-forward sa National Board of Canvassers. Mm-hmm. Remember po, pagka po in overseas voting, ang binoboto lang po ng mga kababayan natin abroad ay mga national positions. Hindi po sila bumoboto sa local positions. Yes. Ibig sabihin pala nun, Chairman, ang mababago lang para sa mga OFWs natin at mga Pinoy abroad ay yung sistema ng pagboto kasi via online na ito, using internet. Pero yung lahat ng the rest ng sistema, transmission, pagbibilang, katulad pa rin po ng dati. Tama po kayo, Ma'am Weng, dahil yan po ay batas at hindi po namin pwedeng baguhin.
yung provision na nakalagay po sa ating batas. Yeah. Ang gusto ko lang, ito, ano, just, ano, siguro, nag-iisip lang tayo sa hinaharap, no? Parang, Weng, nakikita ko na this is the future of the election, or future of voting. Ano? Ito kasi, na ba yung direksyon natin sa lokal? Oh, kasi, Weng, kung ang overseas voters, pwede nang bumoto at the from the comforts of their home. Yan. Diba? Nando sila sa opisina, o, nagsashopping ka, pwede kang bumoto kahit saan mang nandun ka, hindi ka napupunta sa, no, sa polling precinct. Eh, ba't hindi pwedeng gawin yan dito? Kasi, alam mo, sa totoo lang, maraming nandito na, Weng. Tinatamad pa rin pumunta ng para bumoto. Ay, pipila ka naman kasi. Oh, mainit, tapos hassle, mga kapuso. But, Chairman, di ba pwedeng gawin din yan dito sa atin? Pwede tayong bumoto doon sa ating kinaroroon na kusaman tayo nandun. Opo, Sir Joel, Ma'am Weng, hindi po ba kaya na ako po'y aamin sa inyo na talagang yan ang ating intensyon. Mm-hmm. Alam niyo po kasi, yung teknolohiya, hindi naman na yan sapat lang. Kinakailangan pa rin, may human intervention. Mm-hmm. Pero siyempre, yung teknolohiya, nagpapabilis ng lahat. Isipin niyo po, kapag naging successful ang internet voting, ano yung pwede na natin gawin? Lalo pang secure at saka talagang accurate at talagang mapagkakatiwalaan. Eh pwede natin gawin, Sir Joel, Ma'am Weng, sa mga ating mga nakatatanda, sa mga may kapansanan, sa mga nagdadalang tao, bakit pa sila pupunta sa presinto? Kung si nanay, si lola, si lolo, pwede na alam nyo naman, madami na tayo nakatatanda, kagagaling na rin sa, ano, sa paggamit technology. Na lalo na, ngayon, ngayon nga po, Sir Joel, di ba, pinagkakatiwalaan nga natin, online banking, pagbabayad ng utilities natin, pinagkakatiwalaan natin ang internet, at wala naman tayong nabalitaan, nakita nyo na wala yung kanyang ganito sa pagbabayad. Pwede ko sabihin po, basta lang po masigurado natin secure, ay pwede na natin gawin yan in the future sapagkat yan po talaga dapat dumalaki po ang populasyon, voting population ng ating bansa. Kung sakali po magiging 71 million tayo, isipin niyo pong pabobotohin mo 71 million sa pagkaliliit ng mga eskwelahan ng elementary school students. Eh samantalang kung makakaboto ka sa cellphone, laptops or iPad, eh napaka-convenient po sa lahat. So yung gagawin na natin sa OFWs by 2025, test case na po ito, Chairman. Yan, parang pilot test na yan. Bahagi na po ng pag-aaral ng COMELEC para sa kung posible na ibaba na natin yung online voting system dito sa lokal. Opo, Ma'am Weng, at mukha po mas mura. Isipin niyo po. Oo nga. Ang ginastos natin noong 2022 elections para sa 40.59% na almost 600,000, kulang-kulang kalahating bilyon ang ginastos natin in person at saka by mail. Mm-hmm. Eh pero dito po, kita nyo ang tawad po kahapon doon sa bidding namin, eh 112 million yung mismong yung po mismong nag-offer ng lowest calculated bid although hindi naman awarded pa sa kanila. Eh kumparan niyo po yung sa 500 million sa 112 million halimbawa. Talaga po medyo matipid diyan at siyempre, ang number one pa rin lagi is convenience ng ating electorate. Yan po ang dapat na test ng isang election management body. Convenyente ba sa pagboto ng mga constituent natin, ng ating mga botante? Kung sakaling maging online na dito sa Pilipinas, halimbawa, Chairman, maging matagumpay tayo doon sa 2025 test case natin, o pilot test ng online voting, at planuhin natin sa mga susunod na eleksyon dito, saan po magkakaroon pa rin ng human intervention? Saang punto ng halalan meron? Ay siyempre lang po doon lamang po sa mismong canvassing, halimbawa, yung pagko-consolidate ng results, pero hindi naman po yung talagang human intervention na kung saan kakalikutin mo. Hindi na po. Talagang, kaya ang dapat lang dyan, masigurado natin na may paraan to audit trail. Ma-audit. Ibig sabihin, ito ang pinadala dahil ito ang nasuma total. Dapat yung mga ibang bodies katulad ng NAMPREL, PPCRB, participate yung ating iba pang citizens arm at saka dapat pati KBP. Dapat mismo alam nila, ito kasi ang suma total sapagkat ito ang mga binoto at ito ang mga pinanggalingan na boto niyan. So again, dapat may audit trail tayo. Yan po yung magsisigurado lang na mapagkakatiwalaan yung sistema. Ang hirap po kasi na in the dark, alam nyo kasi ang Pilipino, to see is to believe. Kahit pa sabihin mong ipinasok, may lumabas na resibo, hindi pa rin kontento tayo. Kasi sasabihin, oo nga, yan ang resibo, yan ba yung binilang? Mm-hmm. So, kinakailangan, may paraan tayo pa na masigurado, yan ang pinasok, yan ang lumabas na resibo, at yan din ang binilang. Saka, yan po yung ginawa natin sa makina ngayon, na maipapakita yung mismong imahe ng balota sa lahat para sila mismo magbilang kung tama yung naging bilang ng machine. Tsaka parang mas masasala dito ang mga flying voters, Chairman. Kasi nakadepende doon sa biometrics kapag ang pagtanggap ng boto niya, hindi ba? Alam nyo, Ma'am Weng, talagang ang tama po kayo dyan. At alam nyo, ang threat lamang talaga
ako po, 23 years akong election practitioner. Mm-hmm. Ang threat po talaga, Ma'am Weng, Sir Joel, sa automation, ay hindi yung machine per se. Kasi ang machine niya po, alam niyo po, kita niyo, wala halos protesta itong mga nakaraang eleksyon. Pagkatapos, wala halos makapag-object-object o reklamo. Kasi nga, pumapasok ang resource, nabe-verify naman eh. Ang problem po natin sa isang automated election at dyan dapat magsumikap ang COMELEC, kasama na po tayong lahat, kasama ang media, vote buying. Mm. Yung yes. Terrorism. Mm. Violence. Mm. Ang nagsesade ng balota, hindi na yung mga botante. Doon sa mga lugar na tinatakot ang mga botante, nagsesade, politiko, tao ng politiko. Yan ang dapat po. Kasi baliwala po yung galing ng makina kung ang mga bumoboto naman hindi botante. Baliwala ang galing ng makina kung ang mga tao ay natatinatakot at dahil dyan, hindi sila mismo nagsashade ng balota. Ang tawag ko dyan, shaded by one, shabu. Mm. Diba? Pero maganda nga dun, Chairman, kung online, wala na lahat yan. Totoo yan, no? Oo, kasi tsaka, bago tatanggapin sa linya. Doon na tayo pupunta, eh. Tsaka mas verified matipid. Ka. Mas, correct, matipid. Mas matipid, oo. Oh. Siguro hindi mag-invest na tayo sa technology. Hindi mo na magagasgas yung mga schools, Joel. Mm. Hindi magkakalat yung mga polietos natin sakali. Ang dami mong ma-eliminate diba? Dito. Mm-hmm. Pag nag-election tayo manual, 13 billion ang ginagastos natin. Pag nag-election tayo ng automated, yung mismong automated, mga 22 billion ang ating nagagastos. Eh kung internet yun, sa aking palagay, baka kalahati po lagi yung magagastos lang natin eh. Mm-hmm. Mas makakatipid. Mas ma-convenient pa. Pero kung magtatagumpay yan, next presidential elections pwedeng online, Chairman? Kakayanin ba yun? Sa ating pong palagay, kaya naman po. At the same time, dapat mabigyan ng option. Hindi naman natin i-insist. Halimbawa po, para din sa abroad, tayo po yung magpapa-enroll sa kanila, yung mga botante natin. Ibig sabihin, hindi naman natin sila pipilitin na ito na. Ang sa atin, may option pa rin, halimbawa. Dapat may ganun po, para hindi naman, parang mall voting din. Hindi naman natin pinipilit na bumoto talaga sa mall. Pag sinabi ng mga kababayan natin, majority nagsabi, hindi, gusto namin. Bumoto pa rin sa regular na presinto kung saan kami bumoboto. So, again, there must be an option. Mm-hmm. And sana po, pag magmasid ang mga kababayan natin, dito sa internet voting na gagawin ng komisyon, sapagkat dito natin talaga masusubukan yung sinasabi niyo, Ma'am Weng, handa na ba tayo sa 2028 election para sa internet voting at iba pang makabagong sistema para mapadali ang pagboto po natin. Meron na ba tayong winning bidder? Wala pa po. Yung kahapon po, dalawa po ang nag-qualify. At magkakaroon po ng tinatawag na mahigpit na post-qualification. Aalamin ng kanilang kumpanya, yung background, yung mga sinapit nilang dokumento, makatotohanan ba yan? Baka nang bobola lang. So lahat po yan, aalamin yan, pabigyan nyo lang po kami ng mga 2 weeks upang ma-post-qualification yung mga sinapit na dokumento. So online voting, Chairman, ano dito yung binibid natin? Yung pong sistema. Yung pinaka-program, yung sistema po. Mm. Yes po, opo. Oo, paano po yung, may pangangailangan daw po na i-rehistro yung gadget na gagamitin sa online voting? Halimbawa ako, nasa abroad ako, buboto ko, gamit ang cellphone ko. I-rehistro ko yung cellphone ko? Yung po yung tinatawag nating enrollment. Mm. Enrollment. Kinakailangan. At yung pong enrollment ay mangyayari po yan mula po Enero ng 2025 hanggang mismong araw ng eleksyon. Pwede mag-enroll ang mga kababayan natin overseas. Ganun po kahaba. So, talaga pong may hindi imposible pong hindi sila makapag-enroll. Mm. Para lang kahit paano makapture namin yung pinaka-recent biometrics nila. Pati yung fingerprint, pati yung iris, pati yung facial, para kahit paano accurate, na kapag hawak nila yung gadget, sila yung mismong boboto. Yeah. Alam niyo po, Sir Joey, pinagkakatiwalaan nga po natin yung by mail eh. How sure are we na sila nagsashade ng mga balota, pero pinagkakatiwalaan natin. Mm-mm. Dito po sa internet voting, mapagkakatiwala kasi po naka-biometrics. At yung biometrics, yan na po yung pinaka-test sa buong mundo ngayon na paraan para masigurado na yung bumoboto ay sila. Dapat nga sana dumating naman sa tamang panahon na yung mga machines natin, bago makapasok ang mga botante, ma-biometrics din sila para talagang sila mismo ang bumoboto at hindi mga flying voters. Okay, paano ito, Chairman, ang magiging problema natin dyan? Doon sa OFWs, wala tayong problema eh. Pag in-implement natin ang online voting dito sa lokal, sa Pilipinas, sa election 2028 halimbawa, eh di ba bawal yung pipicturean mo yung balota mo, di ba, Chairman? Kasi papakita mo, bumoto ako sa'yo, bayad ka. Mm, di ba yung voting? Oo. Madali na po yun. Nasa bahay ako. Katabi ko si barangay chairman o kaya si mayor, bata ni mayor. Screenshot ko lang. Si mayor ang binoto ko galing sa cellphone ko. Wala tayong bantay. Tama po yan. Yan ang problema. Paano po yun? Gagawa po tayo. Yan po yung ating pag-iisipan. Paano natin may implement na hindi mapapadali lalo ang vote buying.
ng ating mga, alam nyo na, ng mga unscrupulous politicians. Special system talaga, no? Titingnan pa po natin yan. In fact, yun po yung kagandahan ng pilot test natin na ito sa abroad ng ating internet voting. Mm-hmm. Pero mamaya nga, Sir Joel, may 17 bansa ang hindi po tayo makakapag-internet voting sapagkat ayaw pong pumayag ng mga bansang yon na gamitin yung internet services doon. Katulad po ng Russia, katulad po ng China, alam niyo naman, high security. Medyo. Katulad po ng Israel, hindi po sila pumapayag. Libya, hindi po sila pumapayag. Iran, hindi po sila pumapayag. Mm-hmm. So pupunta sila sa mga ano, sa mga embahada, konsulada. Para makaboto. Opo, ganun pa rin. Magkonsulada, na meron po tayo mga makina na i-set up doon. Mm-hmm. At the same time, meron po sa lugar naman na gusto nila eh, by mail pa rin po Correo. Sila. Papadala natin yung mga envelope. Hindi po mababagal pag Koreo. Actually po, 30 days. Snail ang pagboto po sa abroad ay... 30 days? Pagka po in, overseas voting ay 30 days po sila. Mm. 30 days po sila. At matatapos din sila eksakto sa mismong araw ng eleksyon natin. Alright. Alright, Chairman. Exciting, ha? Exciting. Salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Good luck po. Thank you. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay. Thank you. Alright. Siguro para maiwasan. May system, di ba, dapat? Na yung papabiometrics mo yung ano mo, yung telepono mo. Ibig sabihin... hindi ka pwede magpalit ng telepono. Oo. Hanggang sa araw ng eleksyon. Oo. Kasi so, pag gumamit ka ng ibang gadget, hindi tatanggapin ang boto mo kasi hindi siya enrolled. Tsaka yung sinasabi, yung pangamba mo na baka pakita, ito, diba? Binoto ko. May watcher. May phone buying na, di ba? May bata si Mayor nag-iikot sa mga lugar. Tama. Pwede yun. Diba? Siguro magkaroon ng system ang Comelec na kapag ka in-screenshot mo, yung ballot mo, makukuryente ka. Pero... kailangan makukuryente. Diba? Makukuryente. Ikaw may control yung cellphone mo eh. Hindi nga, doon sa cellphone mismo, mayroong vibration yun eh. Vibrate yun. Dapat gumawasin ng system na pagka tinangka mo yung screenshot, sasabog yung cellphone mo. Ang daming Pinoy makukuryente. Sabay mga kapuso. Bibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. Oras natin, alas 8:27, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Patuloy ang pag-init at pagtindi ng inyong pagmamahal. Kaya number 1 AM station ang Super Radio DZBB. At number 1 FM station ang Barangay LS. GMA Radio is still number 1. Maraming salamat mga kapuso. Maggie Magic Chicken Cube. Ang sarap ng chicken at Maggie Magic sarap, pinagsama na. Magic Chicken Cube. Ang tinola, may isa sarap pa. Ang magic mo lang. Maggie Magic Chicken Cube, 5 pesos lang. Op, op, op. Isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus. It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. Dito nyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang mahahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. You're watching Double B TV on GTV. Hindi pa rin natin isinasabi
nasa alang-alang na pwedeng mangyari yan anytime from today. Kaya naka-standby yung ating mas mahal na fuel na generating facilities para tumulong sa ating grid kung kinakailangan. Yung ating pong projection na pinakamataas na demand ay hindi po natin nararating at meron pa po tayong allowance na more than 2,200 megawatts. So hindi pa po tayo magkakaroon ng kakulangan ng supply ng kuryente. Narito muna ang DCWB bagong-bagong balita. Supply po ng tubig sa lungsod po ng Iloilo at ilang pang bayan sa Iloilo Province. Malapit ho sa critical level. Dulot po ng epekto ho ng El Nino. Ilang paaralan sa Palawan nagpatupad ng modular distance learning dahil sa matinding init ng panahon. Task Force El Nino, tiniyak na may mga nakalatag ng hakbang sakaling patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig dyan sa Angat Dam. Pamahalang panlalawigan ng Marinduque, nagsasagawa na ng malawakang bakunahan kontra po sa rabies na maalagang aso at pusa sa gitna ng pagtaas ng kaso ng rabies doon sa lalawigan. Mga naitalang sunog sa Western Visayas sa unang tatlong buwan ng taon, umabot na po sa mahigit 1,100. Super Radio DZWB Last Report! Bahagi na po ng mga kabahayan dyan po sa Barangay Holy Spirit. Uy! Malapit sa ating way, sa Pasong Tabo, sa Quezon City, nasusunog. Sus Mario Joseph, saan lugar ng Holy Spirit dyan? Alan? Particular ito sa Santo Rosario Street, panulukan ng Republic Avenue sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City, kung saan isang residential area ang kasalukuyang tinutupok ng apoy at batay. Sa impormasyon mula sa Quezon City BFP, nasa ikalawang alarma na ang sunog na nagsimula kanina alas 7:57 ng umaga. Antabayan lang pa mga detalye kaugnay sa sunog na to. Ako si Alan Gatos ng GMA Super Radio DZWB. Tarap at totoo. Super Radio DZWB Last Report! Alright mga kapuso, nakasalang at nakaambang makausap po natin mga kapuso sa ating palatuntunan si Attorney Teofilo Guadis, ang chairman po ng LTFRB. Kasi ang issue natin dyan ay, di ba dapat magkakaroon ng expansion yung motorcycle taxi operators, yung transportation expansion, no? Yes, May panawagan ng Kongreso at ilang pang sektor na Huwag muna. Tayo'y magkaroon ng moratorium sa transportation expansion. Nasa linya na natin si Chairman Guadis. Chairman, magandang umaga, si Joel Siweng. Live po kay Super Radio DZWB GTV. Good morning po. Good morning po, Sir Joel, Ma'am Weng. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Opo. Meron na rin pong rekomendasyon ng inyong TWG, Chairman. Ano po yung rekomendasyon na yun? Kaugnay po ng operasyon ng motorcycle taxis. Sir, bigyan ko muna kayo ng brief background for at least 2 minutes. Sige po. Ito pong TWG to ay na-create po to nung previous administration pa. Okay. And from 2017 to 20, nung hanggang sa pinahawak ko sa akin ito, nagkaroon na ho kami ng rekomendasyon that was last year, base ho sa pag-aaral sa tatlong major players po nitong motorcycle taxi. Ang sabi po ng Kongreso at that time is, paano kayo bubuo ng inyong conclusion dito sa pilot study na ginawa po nila kung tatatlong players po yan and then limited lang yung number of motorcycle accredited drivers po. Okay. So ibinalik po sa amin yung aming pag-aaral and we were given until May to come up with an expanded study. So ang ginawa po namin, base po doon sa utos ng Kongreso, nag-accredit pa po kami ng ilang motorcycle, yung mga konpo, groups, players. Yung mga team, mga players po. Mm-hmm. And then kung ano man po yung kahinatnan nitong aming pag-aaral or pilot study, we will submit it to Congress on May para po sila ngayon ang mag-determine kung ititigil, itutuloy or i-expand yung aming pilot study. Lahat po to, Sir Joel, Ma'am Weng, are just in the form of a pilot study. So wala hong permanent dito. Yung pagdadagdag po namin ng mga players,
is a part of the pilot study determination po kung una ho kung anong economic impact nitong motorcycle taxi, pangalawa po epekto sa traffic, and then pangatlo ho epekto ho sa mga ibang mananakay kung napagaan po ba ang buhay nila or humirap ang buhay nila dahil po dito sa motorcycle. On this background po, nag-decide po kami kahapon na yung kung ano man po yung napagkasundan namin in deference po doon sa isang committee naman ng Kongreso na sinasabing i-suspindihin muna namin na kung ano yung na-award na namin doon sa mga apat na grupo, eh hanggang doon na lang. Kung apat may na expansion grupo man po. Opo, may bagong players pong apat na nakapag-qualify from the time na sinabihan kami ng Kongreso na i-expand po yung study para po mas malaman talaga yung epekto ng motorcycle taxi. Ano po yung apat na yun? Kasi tatlo lang yung palagi namin nabababanggit ni Joel. Yung Move It, yung Angkas, Joyride. Joyride, oh. Ano po yung pang-apat? Opo, dati-rati, it's Angkas, Joyride, at saka Move It for the last 3 or 4 years, sila na hong nag-dominate ng market. Mm-hmm. When my time came, dahil sinabing magdagdag po, I think it is Para Express, Ding Dong, and then Taxi Philippines, at saka may isa po ho na TNC Group I forget the name ho. But base ho dun sa pag-aaral naman namin, of these four, ay hindi pa ho nila na ma-maximize yung 2,000 units that was allowed of them. Each. Mga 500 lang po ang nagamit po nilang slots. Sir, 2,000 each po yung allowed sa kanila? Or lahat na yung total? 2,000 each of the four. Ah, okay. So sa kabuuan po muna, linawin ko, Chairman, ilan na po ang motorcycle taxi na nakapilot test sa buong Pilipinas? Ma'am, nung dumating po ako sa LTFRB, there were about 45,000 issued all over the Philippines. Mm-hmm. Of that 45,000 naman po, please understand kasi ito ay application base, hindi naman ho ito lahat. Sabay-sabay na tumatakbo. Right, may mga iba dyan nagpa-part-time, mm-hmm. yung iba dyan full-time. In fact, may pag-aaral din po kami kung magkano kinikita ng part-time at saka full-time. Mm-hmm. Hello, so, yes po. Oh, nandito po ako. Okay, so kasama na of that po. So, bali po 7 na yung tumatakbo po na motorcycle taxi companies, tama po? Pito tama na. Tama po, Ma'am Weng. Mm-hmm. Opo. Okay, ang recommendation po ng Metro Manila Council, Manila Development Committee? Committee ng Kongreso, mm-hmm. Magbawas. Hindi po magdagdag. Oo. Ano ba ang recommendation nyo? Magdadagdag ba kayo o magbabawas? In deference po sa kuan sa sabi ng committee po, hindi naman po magdagdag o magbawas, kundi wag na munang mag-accredit pa ulit. Okay. So, hindi na po kami mag-accredit. Kung ano man yung nandyan, titigil na po namin for Metro Manila. Mm-hmm. So, ang magiging focus na po ng study namin, yung pilot study which will end on May 30, would be the other cities of the Philippines like Bacolod, Iloilo, Cebu, and then Davao, Cagayan de Oro. Incidentally po, meron ho kaming about 2,000 units sa Cebu right now and then 1,500 sa Cagayan. These are the pilot areas lang po. Mm. NCR, Cebu, and then Cagayan de Oro po. Chairman, matagal na pong tumatakbo yung pilot study. Parang 5 taon na yata ito. Kailan ba matatapos yan? Ano pong recommendation nyo? Tatapusin na po ba o hindi pa? Ay, Ma'am Weng, nung pag-upo ko, meron na ho akong recommendation dyan. Natapusin? Yung nga po, na tapusin na yung pilot study and give the Congress the job or the opportunity to come up with a law base po doon sa recommendation ng technical working group po namin. Ano pong nangyari? Bakit tuloy-tuloy pa rin? Ang sabi ho nga ng Congreso is parang yung tatlo lang na grupo and then for a limited area lang yung ginawang pilot study. Parang hindi raw reflective ng actual na gusto nilang makitang conclusion. So sabi nila, extend nyo to sa ibang areas kasi kung ano man yung conclusion na makukuha po ninyo dyan, conclusion lang ng Metro Manila. Paano pag
mag-formulate kayo ng policy, yung batas naman is hindi lang for Metro Manila but for all over the Philippines. Okay. Why don't you do pilot studies in other areas of the Philippines? Okay. Yan pero po ang ginagawa namin ngayon. By May, tapos na yung pilot study. Ganun po ba yun, Chairman Guades? Ang matatapos po by May 30 is yung amin hong recommendation. Mm. So, by May 30, dapat po mayroon na kaming recommendation sa Congress. But it is up to the Congress kung itutuloy po nila yung programa. Kasi habang yung pilot study po, yung aming pag-aaral ay tapos na, eh paano, ang tanungan is, paano naman yung mga motorsiklong tumatagbo, mga motorcycle taxi, titigil ba yan or itutuloy? Nasa Kongreso po ngayon ang final say. Kung at the time na tapos na po yung pilot study at habang binabalangkas yung batas, pwede pong ituloy yung programa. Chairman, sinabahaba po ng pag-aaral. Ano po resulta ng pag-aaral niyo? Ano epekto sa ekonomiya at sa traffic? At saka sa upliftment ng buhay ng mga riders po? Unang-una po... At pati yung commuters, importante. Oo, commuters, yes. Oo, sorry, Joe. Nakalimutan ko yon. Go ahead, sir. Yes, ma'am. Una po muna sa mga riders po. May pag-aaral po kami na a full-time rider po ng isang motorcycle taxi is getting a gross income of 41,000 monthly. Monthly. Okay. Gross income po yan. Malaki po. Din, oo. Ito yung mga tumatakbo ng 8 to 10 hours a day from Mondays to Fridays lang po yan. Mm-hmm. Magkano sa kanya doon sa gross income na 41,000, magkano na uuwi niya doon? Sir, sa kanya po, dahil ang relationship naman ng rider doon sa application, sa app provider po isa, yung independent contractor po at saka hindi naman po yung employer-employee. Mm-hmm. So kanya lang pero ito, 41K? That's the gross po. Yung application provider gets 10%. Ah, all right. Since they provide that. So malaki pa rin po. Opo. Mm-hmm. Yung mga part-time po, depende po kung ilang oras po kayo sa isang araw bumabiyahe. Okay. So on the economic impact po, pinakiusapan po namin ang University of the Philippines na gumawa po ng pag-aaral at yun po ang makukuha po namin by the end of ito pong... May. Opo. Alright. And then, yun ho ang magiging basihan namin ngayon sa Kongreso sa aming final na approval. But initially po, yung sa first three na ginawa naming study, ang endorsement naman namin sa Congress is i-push through, i-legalize po itong motorcycle taxi. I-legalize po. Gawin pong legal. Opo, kasi opo. Po ito ang sagot ng Kongreso doon sa napakaraming habal-habal. Mm-hmm. Ang nagiging danger ho nito, pag habal-habal ka, kolorum ka, pag nadisgrasya ka sa daan, walang benepisyo makukuha yung pasahero. Alright. And then syempre, habal-habal yan, palagi silang hinuhuli, palaging minumulta. So ang sabi ng Kongreso, why don't we legalize but we regulate? Okay. So ito na po ngayon yung pag-aaral. Importante, Chairman, yung binanggit po ninyo, no? Hindi na ilalagay yung in-expand, ano to, additional for MC taxi companies po ito. Motorcycle taxi. Motorcycle, opo. Wag ilagay doon sa existing areas na ng pilot study, kundi ikalat. Kasi ilabas kung ilalagay Metro mo pa, Weng, dito sa NCR, Diyos ko po, wala Panginoon ko po, eh kung 8,000 motorsiklo additional yan, saan ba natin ilalagay yan? So, kinakailangan po talaga ikalat. Alright. Sa ngayon po ako sa inyo, sir. Opo. Kaya nga po, itong binigyan na lang namin sila hanggang itong April 15. Yung apat, dahil tigdi 500 pa lang ang nafifilapan. Kung hindi nyo na mapilapan yan, tama na yan. Okay. The rest, sabi ko, it will have to go out of Metro Manila. Nag-set na po kami ng cut-off point and then cut-off time. From there ho, lahat ho niyan labas na ng Metro Manila. Preferably po Regions 4, Regions 3, and sa Cebu ho. Okay. Alright. Chairman, salamat sir, sa oras po. Mag-ingat ka. Thank you, ha. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Magandang araw good po morning, sa inyo. Si Attorney Joffy Laguadis, Chairperson, LTFRB, mga kapuso, sandali! Taxi sa Double B! Super Radio DZWB! Plus! Well, may nagtag sa aking kaibigan sa Taiwan. Nasa Taiwan siya yes, ngayon. Yes, oo. Ang lakas daw ng lindol ngayon doon. Totoo no? Yan. So, at sa Okinawa daw, meron ng tsunami alert ayun, doon. No? Yes. Alamin dito natin. Sa Pilipinas, nasa linya po natin si Dr. Teresito Bacolcol, Director po ng FIBOX. Director, good morning! Yes, good morning, ma'am and sir. Meron daw po tayong tsunami warning din dito sa Pilipinas?
Yes, nagpalabas kami ng tsunami warning kaninang 8:17. We advise people living in the coastal areas of Batanes Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte, and Isabela to move to higher grounds or move farther inland. Kasi po, based on the modeling, pwede pong magkaroon ng 1 to 3 meter tsunami waves. Mm-hmm. Dahil po ito sa lindol na nangyari sa Taiwan kaninang alas 7:58. Magnitude 7.5 po yun. Uy, ang lakas! So medyo malakas. Mm-hmm. Mm-hmm. Pong, meron po ba sa ngayon na naobserbahan na kakaibang galaw ang karagatan dyan sa mga lugar na binanggit ninyo na may tsunami warning? So far, wala pa po kaming nakuha na feedback. Mm-hmm. But again, we expect that if ever may tsunami po at 8:33 to 10:33 darating. Mm-hmm. Pero gaano po magiging ka-devastating o mapanira yung ina-expect natin na daluyong ng alon kung sakali? Based on the models that we have, abot ng 1 to 3 meters tsunami waves. So imagine nyo lang po siguro kung yung height natin is around ako 1.78 meters and halos doble doon sa height ko yung tatama. So to, kung 3 meters yun, devastating yun. Ano yung possibility po na mangyari ito, malaki, Director, yung tsunami? Based po yan sa modeling natin. Yes, sir. Opo. Okay, so ano yung mga lugar na pinag-iingat sa tsunami? Ulitin natin, Director. Batanes Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Okay, naipabot na po sa mga lokal na opisyal doon, lokal na pamahalaan ng mga lugar na yan, yung warning, Director. Yes, napabot na po namin ito and sa in the RMC po, napabot na rin po namin. Sa mga LGUs din po. Director, right. Thank you po. Maraming salamat po. Morning. Good morning din po. Director Teresito Bacolcol ng FIVOX, mga kapuso. Oras natin, alas 8:47. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Nelo Del Prado, Joel Reyes Zabel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio, DZWB at WBTV. Nito Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nito Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Catherine? You're back! You're finally back! Nakita ko si Catherine, pero alam kong hindi siya yun. Guardian Alien, weeknights 10:30 p.m. on GTV. Ang nakikita po ninyo ay listahan ng mga most wanted criminals ng bansa. Bakit makabi pa rin ni Elias ang sinisisi nyo? Hinahanap na ang ama ni Elias. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang mga kabarangay natin! Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Po ang sitwasyon no sa bawat lugar sa ating bansa. Pwedeng mainit sa Luzon, hindi ganun kainit sa Visayas. So, ang LGU naman po, meron din silang authority. It is well within their powers para mag-suspend din ang classes. Ang sinususpend lang po natin ay in-person classes.
yung mga alternative modes such as online learning, pwede rin yung mga modular learning. Yan po yung ginagawa natin sa ngayon. Pag napakainit po ng panahon, mas magandang maluwang, hindi masyadong nagsisikipan, may bintana, kaya naman ang ventilador, may iba pa nga, may air condition. At yung mga bata ay nakakainom kagad ng tubig. May sapat na tubig doon para hindi sila na dehydrate. Pero mga nagte-text na dito, Weng, nagtatanong, yung bang lindol na nangyari dyan sa Taiwan, may kaugnayan ba yan doon sa planetary alignment ng Venus, Neptune, Saturn at Mars? Ganun so, talaga, grabe parang iniugnay doon eh. Hindi, no? Ano yan? Galaw ng plates. Opo. Sa ilalim ng lupa. Plato po yung plato. Hindi. Hindi po Pluto. Ano natin, plato. Yung ano natin, yung mga, di ba mayroon tayong Manila Trans, mayroon tayong West Valley Fault. Meron pong ganun. Mga fault po yan sa ilalim ng lupa. Kasi minsan iniugnay nila, pagka may mga galaw daw ang mga planeta, baka may kaugnayan yung mga lindol-lindol dyan. No? So, dapat po malaman natin ano lagay ng mga Pilipino doon sa Taiwan. Wala po tayong embassy sa Taiwan kasi nga po may One China Policy, hindi ba? So meron Ando lang tayong MECO. Ayun, yung Manila Economic Cultural Office. Yes, correct. Embassy. De facto embassy. So, nandun si, Ambassador Bello. O si, ano ba tawag sa kanya doon? Ha? Tawag kay Bello sa MECO, no? Chairman. Ayun, okay. Sige, tawagan natin si Chairman Bello. Kaso wala siya doon. Ah, wala siya doon? Nasaan siya? Andito siya sa Maynila. Nasa Pilipinas? Ha? Pinatatawagan niya yung MECO doon sa Taiwan. Sige, patawagan natin, ha? Baka nakauwi lang muna. Yung deputy niya. Baka may inasikaso siya doon. Ang problema doon, marami pong Pilipino sa Taiwan. Ang daming mga manggagawang Pinoy yan. Sana po walang nasaktan. At puntahan din ang mga turistang Pilipino yan. At kasi maganda ang Taiwan. Maganda Taiwan. Maganda. Masarap din ang pagkain. Oo, ito ha, mga kapuso. Sige, hindi namin naitanong kay Director Bacolcol yung planetary alignment kung may kaugnayan po doon sa Actually, may nag-message sa atin dito sa Facebook Live tungkol doon sa malakas na lindol na yan. Alright. Sige. Thank you. Bibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. Oras natin mga kapuso. Alas 8.52. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Super Radio Stations Nationwide. Sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ngayon po, wala na si Mami. Ano yun? Kung minsan ang isipin na wala ng mami mo, andyan lang siya. She's up there, watching over you like a guardian angel. My Guardian Alien. Weeknights, 10:30 p.m. on GTV. Everything kapuso, you can now stream. News. Stream. Drama. Stream. Comedy. Stream. Watch Kapuso shows anywhere with Kapuso. Stream. Hindi siya sure na kay Jordan yon. Paano kung sa'yo yung bata? Makakati mo pa rin ba siya pakisamahan kapag nalaman mo na bunga yun ang pagtataksil niya sa'yo? As
asawa ng asawa ko. Monday to Thursday, 11:25 p.m. Sino sa Monte? Isang cigarette vendor. Ang mapapasama, eh hindi tayo. Si Boy Bicol. They'll do whatever it takes to destroy him. Shoot to Kill, Boy Bicol ng Angeles. Wednesday, 3:15 p.m. on GTV. Isa po akong Grab driver, may mga kaibigan din po akong rider. Yes. 20% po ang kaltas po nila sa amin, hindi po 10%. Kasi sabi ni German, 10% lang daw. Yun ang maganda, kaya kailangan po may batas. Yan, para meron pong paraan ng gobyerno para i-regulate ang mga mapang-abuso ng mga kumpanya. Kasi, Weng, biro mo, sila ang nakababad sa araw. Diba? Sila ang nahihirapan. Tapos gumagamit ka lang ng kanilang technology. Tapos, de, syempre, they provided the technology. Yes, syempre, de, may mga puhunan din. Correct, oo. Pero hindi ganun kalaki. Dapat. No? Diba? 20%, ang laki daw eh. Kaya kailangan po ng batas. Kayo naman mga congressman, naibigay na pala sa inyo eh. Pinalawak, sila palang may gustong patagalin pa. Ah, ang mga congressman. Oo, yung mga mamabatas natin ha, masyado pang limitado ang inyong pag-aaral. 5 taon, limitado. Gusto naman. Palagay ko, ang dami na natin natutunan sa 5 taon. At saka, Joel, 45,000 ang available slots. Mm. Gusto niyo pang nag-expand pa. Sa 1 taon nga, dami na nagkakahiwalay. Na 5 taon pa. So, Maria. Hindi, may 7-year each daw. Okay, ba? 7-year each. Ay, nako. Oy, bati lang tayo sa mga taga-PIDEA, syempre. Sina agents Yona, Diding, Jasmine, and Tandang. And Rubia, Jenica, and AJ. Yan. Yun o. Oh. Oy, baka nagugulat po kayo kasi may movement daw ng mga tropa. Oo. Diyan daw sa Batanes. Oo nga. Eh baka daw may kaugnayan sa West Philippines yan kasi may mga Caucasian daw doon. Hindi po. Pag Caucasian, ano ibig sabihin hindi looking Pinoy kundi ano dayuhan yan, ng medyo tsura. Medyo puti. Oh, mga kapuso. Eh yun po yung mga Amerikano sundalo. Balikatan po yan. Yes. May balikatan exercise. Bukas po makakausap natin. Si Colonel Michael Logico. 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 Yan. In English ko lang. Sorry. Masyado ka namang Americanized. Hindi, nagpunuri lang ako. Executive agent po ng 2024 Balikatan Exercises, mga kapuso. Colonel, bukas tayo, Colonel. Thank you, sir. Uh-oh. Executive agent X44 o paano? 007, what? Talaga, executive agent? Tama ba? Okay, sige. Bukas, makakausap po natin siya, no? So wala po yan, balikatan po yan. Huwag kayo masyado mabahala. Ang maganda mabahala sa balikatan this year, gagawin siya sa labas ng teritoryo ng Pilipinas. You know. Labas ng Philippine waters natin. Saan yan? Sa Taiwan waters kaya hindi, yan? Hindi, huwag doon. Kasi katatapos lang na malakas na lindol doon. Uy, mga kapuso, yung northern part ng Metro Manila, ng Pilipinas na mayroong tsunami warning, please heed the call. You know. Layo-layo po muna kayo sa Pampanga. Cagayan, Batanes. Group of Islands, yes. Ilocos, no? Ingat, mga kapuso. Nandiyan na po si Igan eh. At si Connie Season. One on one. Walang personalan. Ako po si Joel Reyes Ubel. Ako naman po si Rowena Salvacion. Good morning, mga maharlika. Kahing makabayan ang oras natin, 30 segundo bago sumapit ang alas 9. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa!